Isang pagbati sa inyo, Sir Paul, pati sa mga nakikinig sa inyo. Gusto ko lang sanang i-share yung experience ko. Nangyari po ito noong 1991 sa Binondo, Maynila. Dati kasi nung binata pa ako, meron akong napasukan na trabaho sa Espanya. Tuwing pasok at uwi, palagi kong kasabay yung mga katrabaho ko, si Mayani, si Joseph, pati si Danyo. Baguhan pa lang ako noon, pero naging kaibigan ko sila kaagad. Mababait silang mga tao, kaya madali ko sila naging close. Sa pagiging malapit namin sa isa't isa, kapag may okasyon ng isa sa amin, imbitado talaga kaming lahat. Magbe-best friend na talagang turing namin noon. Ilang araw bago ang birthday ko noon, todo kahit ako, hindi talaga ako nagpapahinga. Napangakuan ko kasi yung mga kaibigan ko na ako naman yung magpapakain. Malayo pa yung birthday ko, naghahanap na kami ng pwedeng makainan. Bala ko kasi na ilibre na lang sila. Gawa nga ng bawal sa bahay. Nasinggero kasi ang tatay ko Mao yun, mahirap na. Tuwing uwian namin, marami kaming nadadaan ng kainan. Pero hindi ko putipo yung mga ganon. Ang hanap ko kasi noon, resto. Hanggang itong si Mayani, meron ang nirekomenda. Sabi niya sa amin, mukha raw masarap sa may Simin Resto, isang Chinese restaurant. Sikretong resto daw. Pero mag-e-enjoy daw kami doon. Tinanong namin si Mayani kung ano bang meron doon. Kita kasi namin yung excitement sa kanya. Para siyang batang bibigyan ng pera. Binalong niya ulit sa amin na kapag nag-dine in ka daw ron, meron kang libreng extra service. Kumbaga, may freebies daw. Noong una, hindi namin naintindihan yung extra service. Hindi pa naman kasi uso yun ang mga panahon na yun. At yun nga, in-explain sa amin ni Mayani na kapag tapos daw namin kumain, may libreng session daw. Basta yun na yun, kayo nang bahala mag-isip. Pero para ma-avail daw namin yun, kailangan daw namin tikman yung soup number 13. Nag-aalangan nga kami ng una. Sabi niya kasi sikreto daw. Parang illegal daw yun. Nalaman niya lang daw yun sa kapitbahay niyang taga Binondo lang din. Magkahalong kaba at pagkasabi kang nararamdaman ko noon. Siyempre, yun ang unang beses na papasok ako sa ganung bagay. Hindi kasi talaga ako nasasangkot sa kahit anong illegal dati. Hindi talaga ako mahilig sa kalokohan. Pero nung oras na yun, bahala na kako. Sinubukan ko na lang. Kaako baka masaya naman kapag nandun na kami. Isa pa, birthday ko naman. Mabilis na lumipas yung mga araw. Sumapit na nga yung birthday ko. Madaling madali kaming umuwi noon. Excited na ako kasi sapat yung inipon ko. Itong sila Mayani, parang mga batang tuwang-tuwa. Tulad ko kasi, pare-pareho kaming walang karanasan sa babae. Hinanap namin kaagad yung mag-aasis sa amin. Minakuha na kasi si Mayani. Parang sikretong agent siya. Noong alas 9 na, nagpakita na sa amin yung ahente. Dinala niya kami sa pinakasulok-sulukan ng Binondo. Kinakabahan kami na may halong saya. Hanggang sa huminto na kami sa isang bahay. Sa labas, mukhang maayos yung bahay. Hindi mo talaga iisipin ang kakaiba. Pagpasok namin, may mga sumalubong kaagad sa aming babae. Grabe Sir Paul, mga kapansit. Ang gaganda. Mukha silang mga Chinese. Ang sisexy, ang iikli ng mga suot. Meron ding sumalubong sa aming matandang babae. Nagpakilala siya. Siya raw yung may-ari ng restong yun. Yung resto po, napakaganda. Chinese sa Chinese talaga yung tema. Bukod dun, malinis pa at maaliwala sa mata. Para kami mga VIP dun. Inaasikaso talaga nila kami. Maya-maya, pinuupo nila kami sa misopa. Merong mahabang lamesang nandun. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik. In order kaagad namin yung soup number 13. Sabik na kami noon. Hindi naman talaga pagkain ang kakainin namin, kundi yung mga tingin ng tingin sa amin. Makalipas ng yung mga kalahating oras, dumating na din yung mga pagkain. Kasama na doon yung soup number 13.
una naming tinikman at inubos yung soup number 13. Sabi rin kasi nila, pampagana raw sa kaming soup na yun. Yung soup number 13, masasabi ko masarap naman talaga. Hindi na nga namin chinek yung mga rekado eh. Gustong gusto na namin makatikim ng tilapia. Hindi na nga namin naubos yung ibang pagkain. Nagpunta na kami agad sa kanya-kanyang kwarto. Bawat isa sa amin, may naka-assign na mga kwarto. Hindi ko na pa i-detalye ko ano yung mga nangyari. Basta ang masasabi ko lang, nakarating po akong langit noon. Siya nga pala, oy, sa mga batang nakikinig, takpan niyo muna yung mga tenga niyo ha. Bawal sa inyo to. At kung meron man kayong chikiting na mga kasama sa pakikinig, takpan niyo rin yung mga tenga nila. Nalimutan ko pala magbigay ng paalala. Akin na akin, pasensya. Balik na tayo sa kwento. Ang nagpasira lang talaga ng mood ko ng oras na yun, yung matandang babae na may-ari ng resto. Yung tingin niya kasi, malakit. Tapos sa akin pa nakabaling. Ang masama pa dito, iningitian niya ako. Pagkalabas namin doon, abot langit yung ngiti namin. Parang pang isang buwan yung good namin pagkatapos. Ang sabi ko nga sa sarili ko, yun na yung pinakamasayang birthday ko. Dahil natuwa kami sa mga nangyari, napag-usapan namin pupunta kami ulit doon. Hindi naman ganun kamahal yung pinayaran ko. Kaya sabi ni Mayani, kapag sahod namin, babalik kami doon. Dahil doon, sobra kaming ganado magtrabaho. Habang naghihintay kaming sumahod, napapansin ko naman na sunod-sunod ang absent ni Danyo. Nang puntahan namin siya sa kanila, nalaman namin nilalagnat siya. Ang sabi niya pa nga, natatakam daw siya sa karne. Pero pagtapos ng ilang araw, gumaling din siya kaagad. Dumating na yung araw ng sahod namin. Kagaya ng napag-usapan, nagpunta kami ulit ng semen resto. Nilibre na lang muna namin si Danyo. Ang liit kasi ng sinahod niya eh. Habang naghihintay kami sa order namin, nagpaalam ako sa kanilang iihi muna ako. Pagtayo ko, may nag-assist ka agad sa akin. Ayoko saan magpasama. Lalaki kasi. Pero nung mapansin ko na masama ang tingin niya, hinayaan ko na lang. Pagpunta ko ng banyo, may naamoy ako malangsa. Hindi siya mapanghi. Basta masangsang hindi ko maintindihan. Wala sa loob ng banyo yung amoy. Sinundan ko yung amoy. Pero nung malapit pa ako sa isa pang pinto, biglang dumating naman yung lalaking bantay. Galit na galit yung mukha niya. Buti na lang, tumating din yung may-ari ng resto. Nung pagkakataon na yon, nagpakilala yung matanda. Siya raw si Estela. Hinimas-himas siya pa yung kamay ko. Nakakailang nga eh. Tapos nun, bumalik ako sa mga kasama ko. Malakas talaga yung pakiramdam ko nun. Natype ko ng matandang yon. Kadiri nga eh. Nakakasuko yung mga tingin niya. Pagdating ng order namin, nilantakan ka agad namin yung soup number 13. Sa sobrang pagkasabik namin sa mga babae, hindi ulit namin naubos yung ibang pagkain. Yung feeling ko kasi kapag nakahigop ng soup number 13, parang nawawala na ako ng gana kumain. Pero ang kapalit nun, ginaganahan naman kami sa mga babae. Para siya nakakabuhay ng pagkalalaki. Habang may nangyayari sa amin ng babae, naramdaman ko na parang may kaliskis yung likod niya. Hindi ako sigurado. Basta para siyang hindi palat ng tao. Lights up kasi yung sinabi ko, kaya hindi ko makita. Habang nangyayari yon, napapa-arena ako. Nagkasugot ating likod ko. Yung kuko kasi ng babae, mahaba. Nakalimot niya ako. Ang garang ay, sa pagkakatanda ko, hindi naman mahaba yon. Nag-holdigans mga kami bago magsimula eh. Ang weird. Bago kami umalis sa restong yon, bumulong pa sa akin yung matandang may-ari. Ang sabi niya, malapit na raw maging i-check yung mga kaibigan ko. Hindi ko naman siya pinansin. Hindi ko kasi nakuha yung ibig niyang sabihin. Tulad ng una naming dine-in, ang sesya pa rin ng mga kaibigan ko. Pero para sila mga hay na tawa ng tawa. Habang naghihintay kami ulit ng sahod, si Mayani medyo tumatamlay. Hindi siya makapagtrabaho na maayos noon. Tulala lang siya palagi, tapos naglalaway. Minsan nga, tumutulo na yung laway niya. Parang hindi niya alam na naglalaway na pala siya. Kinausap namin si Mayani. Saka lang siya natauhan. Naiya naman siya.
Kaya nag-out siya ng maaga ng araw na yun. Nagkabiruan nga kami noon. Akala kasi namin, wala lang yun ang nangyayari kay Mayani. Nang tumating ng sahod namin ulit, nagpunta ulit kami sa Simin Resto. Tulad nung una, lumabas na naman kaming masaya. Pero nung pang-apat na naming punta doon, saka na kami nakaranas ng hindi pangkaraniwan. Habang naghihintay kami sa order namin, biglang nakakaamoy na kami ng mabaho. Para siyang buhok na sinusunog. Yung mga nagbabantay nga sa amin noon, nawala saglit. Pero maya-maya lang, bumalik sila na dala na yung kakainin namin. Noong mga oras na yun, parang nagbago yung pakikitungo nila sa amin. Naging tahimik sila. Na noon, masigla naman nila kami kinakausap. Yung sa soup number 30 naman, parang meron kaming nalalasa na kakaiba. Pero hindi namin matukoy. Kasi ang gulo ng lasa eh. Para siyang mapakla. Pero masarap pa rin naman eh. Basta po Sir Paul, iba yung pakiramdam ko noon. Nang matapos na kami sa pagkain, nakipagbakbakan na ulit kami. Noong mga sandaling yun, medyo hindi na komportable. Sa babae kasing kapartner ko noon, may naramdaman akong kakaiba. Para may ginagawa siya na hindi normal. Naririnig ko nagkikiskisan yung mga ngipin niya. Tapos parang gusto niya akong kagatin. Nang matapos na kami, nagtaka ako. Para kasing hindi masaya yung mga kasama ko. Kaya tinanok sila. Tahimik si sila eh. Napakaseryoso. Hindi naman sila ganun. Napakamaloko nila eh. Lalo pa kapag ganito. Akala ko nung una, nagsasawa na sila. Pero ang sabi nila, para may gumugulo lang sa utak nila. Hindi rin nga mapakali yung mga kamay nila. Nung gabing yun, nag-iwahiwalay kami kaagad. Hindi ko nga rin alam na yun na rin pala yung huling sandali na makikita ko sila. Kinabukasan, nagtaka ko kasi hindi sila pumasok tatlo. First time lang mangyari yun, kaya talaga nag-alala ko. Nung uwian, sinabi kong pupuntahan ko sila. Una kong pinuntahan nun, si Mayani. Hindi raw lumalabas ang kwarto. Hindi rin naman makausap. Nagmumukmuk lang. Sinunod ko naman si Danyo. Pero sabi ng mga tag sa kanila, bigla raw nawala si Danyo. Umalis ang bahay. Hindi na raw bumalik. Pero bago raw umalis, parang wala na raw sa katinoan. Ang huli ko naman pinuntahan, si Joseph. Ito yung pinakamalala. Kinulong kasi siya ng tatay niya sa kulungan ng aso. Akala kasi nila, nabaliw. Nananakit ako kasi ng tao sa kanila eh. Yung kapatid nga ni Joseph, nakagat niya na sa kamay. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila. Nag-aalala talaga ako, pero wala akong magawa. Ang sabi sa akin ng nanay ni Mayani, baka raw naingkanto. Kaya para makasiguro sila, sumangguni sila ng albularyo sa Quiapo. Kinaumagahan, pinuntahan ng albularyo si Mayani. Pero natagpuan na lang nila si Mayani. Patay na. Nasa labas ng bintana, nasusunog yung balat habang nakabilad sa araw. Walang ideya yung buong pamilya ni Mayani kung ano nangyari. Kahit yung albularyo, hindi niya agad nalaman kung ano yung problema. Nandun ako ng sandaling yun. Kaya sinabi ko sa albularyo yung kay Joseph at Danyo. Nagpasama siya sa akin kay Joseph. Pagdating namin doon, si Joseph, patay na rin eh. Nag-iiyakan yung mga kamag-anak niya. Yung katawan kasi ni Joseph habang nasa kulungan, sunog na rin. Nagtataka sila. Imposible naman kasi magkaapoy doon. Nung pagkakataon na yun, alam na ng albularyo kung ano yung nangyari. Sabi niya, nayang ko tayo mga kaibigan ko. Naging aswang at nasunog daw sa araw. Nagulat talaga ako noon. Pero sa isip ko, naniniwala ako sa mga sinasabi ng albularyo. Lalo na kapag naaalala ko yung mga nangyari sa amin sa Simin Resto. Nagalit ang pamilya ni Joseph kasi akala nila nagawa na kwento yung albularyo. Dahil doon, hindi na namin sila pinilit. Pinasuri nila sa doktor si Joseph. Pero ang sabi naman,
Sakit sa balat. Bagay na hindi ko magwang paniwalaan. Ganoon na ganoon kasi nangyari kay Mayani. Ilang araw lang matapos mailibing si Joseph at Mayani, natagpuan naman si Danyo. Sunog din yung katawan niya. Walang makapagsabi kung ano-ano nangyari. Dahil sa mga nangyari, sinubukan kong balikan yung semen resto. Malakas kasi ang kutob ko na sila yung may kinalaman. Kaso, nakaalis na sila. Wala nang katao-tao sa dating kainan. Napagtanto ko na kaya siguro ako lang yung nabuhay ay dahil type ako na may-ari, yung matandang may-ari ng resto. Napagtanto ko rin na hindi naman talaga sila tunay na Chinese. Nagpapanggap lang. Pero ang totoo, mga aswang sila. Yun kasing sabi ng albularyo. Walang nakakaalam kung paano sila ginawang aswang. Yung tanging lid kasi, bigla na lang din naglaho. At hanggang ngayon, nananatiling misteryo yung mga taong yon. O mas maiging sabihin, yung mga aswang na yon. Hanggang dito na lang po Sir Paul. Mag-ingat tayong lahat. Lalo na, sa mga hindi kilalang kainan. Magtaka kayo kapag nasa tagong lugar yan. Red flag na kasi kaagad yan. Bakit na magtatayo ng negosyo? Hindi naman napupunta ng mga tao. Magandang araw at maraming salamat. Hello po sa inyong lahat, pati na rin sa iyo Sir Paul. Sana mapansin niyo ako. Ako po si Hermes. Nangyari po ito taong 2003. Naisipan ko kasi magbakasyon sa Dagupan eh. Hilig ko kasi yung pagta-travel. Hindi naman sa pag-aano. May kaya po kasi yung pamilya ko eh. Kaya kahit saan ako magpunta, nakakapunta ako. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit Dagupan yung napili ko. Basta isang gabi, naisip ko na lang na magpunta doon. Nang makarating ako sa Dagupan, masaya naman ako. Mababait yung mga tao. May mga nag-aasi sa akin sa paghahanap ng mauupahan. Hindi ko na lang sasabihin kung saan sa Dagupan. Pero tahimik sa paupahang nakita ko. May mga bahay naman, pero magkakalayo. Probinsya type din talaga sa part na yon. Pero malapit lang din naman sa may city proper. Doon sa paupahan, may nakilala akong babae. Itago na lang po natin siya sa pangalang Venny. Sa unang pagkakakilala ko sa kanya, may inhint siyang babae. Bagay na bagay sa kagandahan niya. Ang ganda-ganda rin ang ngiti niya. Hindi naman katangkaran. Pero maputi siya. Nagkakilala kami sa isang inuman. Meron kasi akong pinuntahang bar eh. Ugali ko na kasi mag-inom sa mga dinadayuhan ko. Unang lumapit sa akin si Venny. Alam ko na agad nun na nilalandi niya ako. Laging dumidikit. Laging kumikindat. Pero noong mga oras na yun, hindi ko siya type. Wala akong panahon para makipaglandian. Ang gusto ko lang talaga, magbakasyon doon. Ang problema, hindi ko inakalang malalasing ako. Konti lang naman yung nainom ko eh. Naramdaman ko na lang na hinihila ako ni Venny. Pumasok kami sa isang kwarto. At doon, nakita ko siya nagubad. Lasing na ako noon. Kaya hindi ko gaano matandaan yung mga nangyari. Pero hindi ako pwede magkamali noon. Ramdam ko noon na mahaba yung kuko ni Venny. Hindi normal yung haba. Parang isang pulgada yung haba. Tapos nung dumampi na yung mukha niya sa balikat ko, parang kulubot siya. Hindi ko inakala na pagising ko, doon na magsisimula ang lahat. Nagising na lang kasi ako, hindi na sa inuupahan ko, kundi sa isang bahay. May mga lalaki nakapalibot sa akin. Tapos, nakita kong dumating si Venny. Sabi sa akin ng tatay ni Venny, panagutan ko raw siya. Nalaman nila yung nangyari. Habang ako naman, clueless ako kung totoo bang ginalaw ko siya. Kasi wala talaga akong maalala. Naalala ko lang, nagubad siya. Tapos niyakap niya ako. Tapos, hindi ko na matandaan.
Gusto ko sanang lumabas ng bahay nila, pero pinipigilan ako ng mga kuya niya. Nakakatakot sila. Parang si Venel lang yung may matinong itsura sa kanila. Yung mga kuya kasi niya, parang may mga kaliskis. Sinabi sa akin ng tatay ni Veni na kailangan daw pakasalan ko yung anak niya. Ganun daw yung tradisyon sa kanila. Kapag hindi ko rin pinakasalan, mapipilitan daw sila. Papatayin nila ako. Siyempre ako naman, natakot ako ng puntong yun. Hindi ko alam magagawin ko. Pakiramdam ko, napikot ako ni Veni. Hindi ako makaalis sa bahay nila. Kinulong nila ako doon. Alam kasi nila na aalis ako eh. Ayaw din nilang tumawag ako sa magulang ko. Kinausap ko naman si Veni tungkol doon, pero wala din daw siyang magawa. Kinagabihan, may naamoy akong niluluto. Masakit sa ilong yung amoy. Hindi ko alam kung ano yun. Naririnig ko sa kanila na malapit na pala ang bangus festival. Pero sa loob ng bahay nila, hindi lang daw bangus ang ihahanda nila. Iba't ibang seafood daw. Lalo na, at kailangan daw nila akong pakainin. Nung gabi na yun, isinama nila ako sa hapunan nila. Pagtingin ko sa mga nakahain, puro nga seafood. Pero hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko. Maayos naman ang luto, pero para ako masusuka, lalo na sa amoy. Ang kaso, wala na akong nagawa nung inutusan na akong kumain. Nanginginig pa yung kamay ko habang nakain. Hindi ko rin gusto yung lasa, parang maasim lang papakla. Hindi ko alam kung anong luto yun, basta pusit yung halo eh. Tapos yung hipon pa, nagtataka ako. Kasi pagkakagat ko, parang may buto. Kahit tabag sa kalooban ko, inubos ko yung nilagay nila sa plato ko. Pagkatapos namin kumain, dinala agad nila ako sa kwarto ko. Ayaw talaga nila akong pauwi nun. Natatakot na ako nun. Baka kasi totohanin nila yung sinabi nila eh, na baka patayin nga nila ako. Bago ako matulog, nakaramdam ako ng paghahilo. Parang umiikot yung paligid ko. Tapos pinagpapawisan ako ng malamig. Hindi ko alam yung nangyari sa akin. Parang bumabaliktad yung sikmura ko. Hindi ko alam kung nagugutom pa ako o nagdudumi. Kinaumagahan, narinig ko na inaaskaso na nila yung kasal namin. Isasakto raw nila sa bongs festival. Mas lalo na ako nababahala noon, kasi ayoko makasal sa hindi ko kilala. At ayoko sa pamilyang yun. Nakakatakot sila. Para silang hindi mga tao eh. Kakaiba yung mga takbo ng utak nila. Nang magsabay-sabay na kami kumain, napasilip ako sa kusina nila. Ang dumi-dumi, parang kusina sa mga horror movies. Ang pinakain naman nila sa akin noon, mga tahong. Tahong na parang may buto. Kasi ang tigas eh. Ang tigas din kasi kapag kinakagat. Kahit parang iluluwa na nagsikmura ko, pinipilit ko na lang lunukin. Habang kumakain kasi kami, sa ibabo ng lamesa, may nakalagay na itak. Nakakatakot magkamali ng galaw. Nung gabi na yun, nagbalak na akong humingi ng tulong. Kahit sumigkuman lang ako, pero sinabihan ako ni Veni, huwag ko rin gawin kasi papatayin daw talaga ako ng tatay niya. Ang nangyari nga nun, hostage nila ako. Gusto ko na makaalis dun. Natatakot na talaga ako. Habang tumatagal kasi, ang dami ko nang napapansin nakakaiba. Yung kuya ni Benny na si Abeng, nakita kong kinakain niya ng hilaw yung pusit. Tapos yung isa niya pang kuya, parang baliw, nanilisik yung mata. Inaamoy-amoy ako, tapos dinidilaan pa. Parang gusto niya akong kainin. Wala akong alam kung sino ba sila. Yun yung mas nagpapalakas ng kaba sa akin. Isang madaling araw, nagising ako. Tahimik na sa bahay nila Veni. Naisipan ko maganap ng tatakasan. Pero sa lahat ng pinto nila, may malaking kandado. Nang mapadaan naman ako ng kusina nila, narinig ko na may tao doon. Nasilip ko yung tatay ni Veni. Kinakain niya ng hilo yung isda. Kahit may konting dugo yung bibig niya, tuloy pa rin siya. Para siyang gutom na hayop. Mabangis.
kinilabutan ako sa nakita ko na yun. Lalo pa nang mapansin ko na mahaba na rin yung kuko ng tatay ni Venny. Parang hindi sila mga tao. Iba na yung takot ko ng mga oras na yun. Pero wala akong magawa, kundi magmukmuk lang. Bantang alas 4 ng madaling araw, narinig kong dumating si Ebeng. Mula sa kwarto, narinig ko pang may balak din silang kunin na tao. Lalaki rin daw. Narinig ko pang nagtalo sila ng tatay ni Venny. Yung lalaking kukunin daw kasi nila, mas magandang gawing pagkain na lang sa kasal. Pero ang gusto ng tatay ni Venny, nagawing katulad lang din nila. Hindi ako iyakin na tao. Pero nung oras na yun, grabe ang hagulgol ko. Pakiramdam ko kasi, nasa impyerno ako. Kinaumagahan, sinubukan kong pakiusapan si Venny. Pero nakangiti lang siya sa akin. Nalalapit na rin ako sa pagiging mag-asawa namin. Ilang araw na lang din kasi, Bangus Festival na. Pagsapit ng gabing yun, nagbalak na naman akong tumakas. Dahan-dahan ako nagpunta sa likod bahay nila. Akala ko kasi bukas yung pinto doon. Pero pagdating ko, nandun pala si Abeng. Hinawakan niya kaagad ako sa kwelyo. Galit na galit siya. Nalaki yung mga mata ko. Nakita ko kasi nagbago na kunti yung mukha niya. Kumulbit yung mukha niya. Tapos sumaban na rin yung kuko. Noong oras na yun, kumpirmado ko na nga sa sarili ko. Iba sila. Hindi sila mga tao. Parang papel lang akong binalibag ni Abeng. Kinaladkad niya lang ako pabalik ng kwarto ko. Naihina ako sa takot noon. Doon ko na napagtanto kung ano ginagawa nila sa mga huli nila. Hindi tumatalab sa kanilang pagmamakaawa. Kasi mukha silang mga demonyo. Mga walang puso at walang awa. Lumipas pa yung mga araw. Dumating na rin yung Bangus Festival. Ang araw na ikakasal ako kay Venny. Ang gara nga ng oras ng kasal namin eh. Alas 11 ng gabi. Hindi ko alam kung bakit ganun. Pero hindi na nga dapat ako magugulat eh. Hindi rin naman kasi normal yung utak nila. Alas 8 ng gabi, nagkataon na ang kasama ko sa bahay si Venny. Tradisyon kasi sa kanila, naiiwan yung mag-asawa bago yung ikasal. Ang gara nga eh, baliktad sa kanila. Nakahanda na yung mga seafood sa lamesa. Ang dami. Lahat yata ng pwedeng kainin sa dagat, nandun. Nagpaalam sa akin si Venny. Magbibisang daw siya sa kwarto niya. Habang ako, ginapos niya muna ako sa upuan. Kaharap ko yung mga pagkain. Ang sakit nga sa ilong eh. Ilang minuto lang, may narinig akong tunog sa gate. Parang may nagbukas. Tapos nakita ko na lang sa bintana, may lalaki nang dumaan. Kabato ako nung una kasi akala ko kukunin ako. Pero biglang may ibang lalaking pumasok sa bahay. May hawak siyang kutsilyo. Ewan ko ba sir Paul sa pagkakataon, pero magnanakaw yun. Salip na lapitan niya ako para patahimikin. Nakatingin siya sa mga sipod sa lamesa. Tangina, makatawan ng tao to ah. Sabi ng magnanakaw. Naguluhan ako sa mga sinabi niya. Sa nakikita kasi ng dalawang mata ko, mga seafoods yun. Ewan ko ba, baka malabo yung mata niya. Nagtataka siyang tumingin sa akin. Sumenyasok sa kanyang nakatali ako. Binulungan ko siyang iligtas niya ako. Nagugulan pa yung magnanakaw. Kung iisipin ay nakakatawa nga. Kasi nagpunta siya para magnakaw. Pero parang naging superhero pa siya. Takanta ko yung magnanakaw sa nakikita niya sa lamesa. Pero paulit-ulit niyang sinasabi, nakatawa ng tao yun. Pero sa akin, seafoods talaga. Ang sabi ko sa magnanakaw, tulungan niya ako. Babayarin ko kako siya, kahit magkano pa. Ayaw pa nga niya sana eh. Ang gusto niya, magnakaw at hindi tumulong. Pero nang maghalagog siya, wala naman siyang nakita. Nagtataka pa nga siya eh, kasi puro katawan daw ng tao yung nakita niya. Kaya sa uli, no choice yung magnanakaw. Kailangan niya yata ng pera. Kitinulungan niya ako. Bago makalabas ng kwarto sa Venny, nakaalis na kami ng magnanakaw. Habang natakbo nga kami,
Nakatutok pa sa akin yung kutsilyo. Pero tulad ng pangako ko sa kanya, binigay ko yung kailangan niya. Akala ko nga nun, iiwan niya na ako. Pero sinabihan niya ako na sumama sa kanya. Baka raw kasi hanapin ako ng mga yun. At kapag daw naabutan ako, tsak, patay ako. Dinala niya ako sa Pinac City proper. Magulo na nga yung kalsada nun eh. Kasi nga bangus festival, marami nagsasaya, mga lasing. Kaya kahit papaano, napanatag ako. Kahit pag nanako yung kasama ko, nagtiwala ako sa kanya. Basta, huwag lang akong gawing pagkain ng mga balo na yun. At huwag lang din maikasal sa siraulang babaeng yun. Sumama ako sa magnanakaw. Dinala niya ako sa bahay niya. Nagtaka pa nga ako eh. Yung bahay kasi na magnanakaw, ang dami kandila. May mga simbolo na kung ano-ano. Kinabahan pa ako. Akala ko kasi napunta naman ako sa Diablo. Pero inamin niya sa akin na bukod sa pagnanakaw raw, isa rin siyang albularyo. Kailangan niya lang daw talaga ng sideline kaya siya nagnanakaw. Yung nanay niya raw kasi kailangan ng panggamot. Nagipit lang daw siya. Kinausap niya ako tungkol sa sinabi niyang katawan ng tao. Sabi niya sa akin, hindi seafoods yung nakahain. Kaya daw yun yung nakikita ko dahil nasa ilalim ako ng sabulag. Paraan daw yun ang aswang para yung pagkain ay magmukha normal sa paningin ng tao. Pero ang totoo, karne at naman loob pala yun ng tao. Nagkataon lang na itong magnanakaw na albularyo hindi natalap sa kanyang sabulag. Kaya nakita niya kaagad. Tinanong niya rin ako kung nakakain daw ba ako ng bigay ni Venny. Nang sabihin kong oo, may binigay siya sa akin bote. Inumin ko raw yun. Sinunod ko naman. Mapakla siya. Pero inubos ko. Kapag daw kasi hindi ko ininom, magiging aswang din ako. Kinikilabutan nga ako eh. Kasi noon ko rin nalaman na yung pamilya pa lang yun. Mga aswang. Nakakatakot sila. Pagkatapos nun, pinayuhan ako ng albularyo. Umalis na raw ako ng dagupan. Nakakatawa talaga nun. Never ko naisip na yung makakatulong pa sa akin isang magnanakaw. Tapos eto pa, yung magnanakaw na yun, albularyo din. Iba talaga yung pagkakataon, no? Grabe kong maglaro. Laking pasalamat ko talaga sa kanya. Dahil kung hindi sa kanya, naging aswang pa siguro ako. At marahil ngayon, happy family na siguro kami ni Venny. Sa ngayon nga, napapaisip pa rin ako. May nangyari kaya sa amin ni Venny? Kung meron man, tae na. What if, kung nagkaroon ako ng anak na aswang? Shit. Hello Boss Paul. Marami na ako napakinggan sa channel nyo. Mga kwentong kalamansi na kadalasan nangyari sa mga probinsya. Dahil sa mga napakinggan ko, naalala ko yung nangyari noong nasa Masbate ako. Taong 1997 yun. Yung baryo namin noon, medyo malapit lang sa dagat. Kaya halos lahat ng pinagkukunan namin ng pagkain sa dagat din mismo. Mga isda at kung ano pang laman dagat. Binata pa lang ako noon. Nasa high school pa lang. Sawang-sawa lang ako noon sa isda eh. Pero wala naman akong choice. Yung tatay ko rin kasi noon, manging isda. Tahimik sa baryo namin noon. Mababait yung mga tao. Bihira magkagulo doon. Yung kapitan kasi namin, magaling din mamahala. Hanggang isang araw, nabulabog ng chismis yung baryo namin. Yung anak kasi ni Aling Serna, bigla raw nawala. Inutusan lang daw bumili ng bawang noong gabi, pero hindi na raw nakabalik. Walang ibang pinagbintangan, kundi yung best friend ng nanay ko, si Aling Tess. Si Aling Tess kasi, banas na banas siya sa anak ni Aling Serna. Napakakulit kasi at napakabasos kasi ng batang yun. 9 taon pa lang, pero grabe kong makasagot sa matanda. Nasabihan ni Aling Tess yung bata dati, na ipapalapa niya raw sa aso. Kaya nang mawala yung anak ni Aling Serna, si Aling Tess lang yung pinagbintangan.
Wala naman kasi talagang ibang may galit sa bata, kundi siya lang talaga. Habang nag-aaway sila at habang pinaghahanap nila yung bata, sa dalampasigan, may namataan naman na lumilipad na tao. Sabi ng mga mangingisda, aswang daw yun. Akala namin chismis lang yun, kaya karamihan sa mga mangingisda, tumukha lang tanga. Walang naniwala sa kanila. Pero yung pagpapakita ng aswang, inasundan pa lang nasundan. Hanggang sa unti-unti nang nadadagdagan yung issue. May nabuo rin kasing chismis na yung bata kinuha ng aswang. Pero ang mas malupit pa dito, may chismis din na nabuo na si Aling Tess daw. Eh kaya niya raw kinuha yung bata eh dahil aswang daw siya. Tinanong ko naman si Mama kung aswang nga ba si Aling Tess. Mula pa lang kasi ng dalaga sila, magkakilala na sila. Sabi naman ni Mama, wala namang lahing aswang yun. Kaya baka chismis lang din. Pero yung chismis na yun, mas lalong lumala. Marami mga chismosa ang nagpakalat. Nakarating pa nga sa kabilang barangay. Kaya si Aling Tess, naipit. Dumating sa punto na hindi na siya lumalabas ng bahay. Habang si Aling Tess ang pinaghihinalaan, iba naman ang hinala ng nanay ko. Sa tabing bahay kasi na Aling Tess, meron doon bagong lipat na babae. Kasing edad lang din daw nila Mama. Lahat ng mga taga sa amin, yun lang talagang hindi kilala. Ang alam lang namin, siya si Marieta. Tinanong ko naman si Mama kung bakit si Marieta. Sabi naman ni Mama, si Marieta raw, gabi-gabing lumalabas ng bahay. Nung gabing may nakitang aswang, nakita doon ni Mama si Marieta. Kakauwi lang. Kilala ko si Mama. Kapag siya ang naginala, malaki talaga ang chance na totoo. Kaya nga nahuli niya si Papa dati na may babae. Dahil sa paniniwala ni Mama, naging ganoon na rin yung paniniwala ko. Kaya sa tuwing makita ko si Aling Marieta, natingin ko sa kanya ay isang aswang. Lumipas pa ang ilang araw, mas naging matindi ang naranasan ni Aling Tess. May mga tao na nagpupunta sa bahay niya. Mabuti na lang, kahit paano, nakikinig sila kay Mama. Si Mama kasi ang nagpapaliwanag sa kanila. Habang palala ng palala ang gulo, si Marieta naman biglang nagkaroon ng negosyo. Hindi namin maintindihan nila Mama yung pinagkagawa niya. Alam niyang sawang-sawa niya yung mga tao sa isda. Pero yung tininda niya pa, isda, inihaw na tilapia. Napadaan niya ako doon. Inalok niya ako na bumili. Sabi ko, ayoko, wala akong pera. Pero nagtaka ako sa kanya. Ang sabi niya, yung sa akin daw, libre na lang. Siyempre hindi ako pumayag. May hinala kami ni Mama na aswang siya. Ang sabi pa sa akin ng lola ko dati, huwag daw kami tatanggap ng pagkain sa hindi kilala. Pero si Marieta, pinipilit talaga akong kunin yung tilapia. Hindi talaga ako komportable sa kanya, lalo na kung makatingin siya. Akala mo lagi may tinatago. Nung paalis na nga ako, nahuli ko pa yung reaksyon niya. Napaka-weird niya talaga noon. Naging pala isipan sa amin ni Mama yung pagtitinda ni Marieta. Para kasi sa amin, walang tanga magtitinda ng isa sa baryo namin. Maiintindihan ko pa kung karne ang tinitinda niya. Pero isda, ihalos lahat ng kabayan sa amin, may isdang tinatago. Diyos ko, kulang na nga lang magkaroon kami ng kaliskis eh. Kaya ewan ko ba sa babaeng yon. Sinabihan kami ng lola ko na magmasid kay Marieta. Kahit kay lalaki kong tao, para tuloy ako naging chismoso. Isang umaga noon, nagtaka kami. Si Marieta kasi, nagtinda na naman. Wala namang bumibili sa kanya. Tsaka isa pa, napapaisip din kami kung saan siya nakuha ng isda. Hindi naman pwedeng siya mismo yun ang huli. Kasi ang hirap ng isda, kailangan na malakas ka talaga. Kaya mga kalalakihan lang talaga yung nangingisda. Unless, kasing lakas siya si Heidelin Diaz. Ang weirdo talaga ni Marieta. Kasi pagsasapit ang alas 12, lagi siyang umaalis na mag-isa. Tapos babalik siya, wala naman siyang dalang isda. Nang sabihin ko kay Lolo yung mga napapansin ko,
Naisipan ni Lolang isumbong kay Marod, yung namamahala sa baryo namin. Maritis din kasi yung lola ko eh. Wala pa kaming ebidensya na aswang si Marieta, pero nagsumbong ka agad. Ito naman si Marod, patola rin, mapagpatola. Kaya si Marod, pinamanmanan si Marieta. Mula nun, hindi na gaanong nalabas ng gabi si Marieta. Parang nakahalata na. Nang minsan lang makasalubong namin siya, ang sama ng tingin niya sa akin, lalong-lalo na kay Mama. Isang gabi, inutusan ako ni Mama na sunduin si Papa. Nasa inuman kasi si Papa noon, birthday ng kumpare niya. Pagdating ko doon, salip na sumama sa akin si Papa, inutusan pa nila ako. Pinabili nila ako ng pulutan. No choice ako. Inubutan pa naman ako ng 100 ng ninong ko. Siyempre, marupok din ako. Ang laking halaga ng 100 noon, parang 1,000 na mayigit yun. Inutusan nila akong bumili ng pulutan. Kinakabahan nga ako eh, kasi ang sabi nila, kay Marieta ako bibili. Gusto ro kasi nila lang inihaw na tilapia. Ayoko sana, pero naggalit si Papa noon. Ayoko siyang mapahiya, tsaka baka babiin yung 100 eh. Kaya sumunod ako. Kinakabahan man, nilakasan ko na lang yung loob ko. Sa isip-isip ko, katabing bahay lang naman nun si Aling Tess. Kapag may nangyari sa akin, madali lang ako makakatakbo. Pagdating ko doon, nakailang tawag pa ako kay Aling Marieta bago siya lumabas. Nakakabangay ngiti niya. Hindi ko matukoy kung masaya ba siya o may ibang kahulugan. Sinabi ko kaagad na bibili ako ng tilapia. Si Aling Marieta noon, sobrang saya niya. Wala pa akong sinasabi kung ilan. Nagbalot na kaagad siya ng 4. 2 lang naman yung pinapabili. Pero sabi niya, bonus na raw yun. Napauo na lang ako. Aalis na sana ako. Pero naalala kong pinapabili rin pala ako ng kalamansi. May toyo at sili na kasi sila eh. Nang humingi ako ng kalamansi, napansin ko na parang nagbago yung reaksyon niya. Hindi naman siya galit. Para lang biglang nataranta. Sinabi niya na naubusin daw siya ng kalamansi. Hindi rin daw kailangan yun. Pero dahil madaldal ako, tinanong ko kung bakit hindi na kailangan. Hindi siya makasagot ng una. Sinabi ko na papagalitan ako kapag walang kalamansi. Pero wala pa rin siyang maibigay. Hanggang sinabi niya na kahit na walang kalamansi, masarap daw yung tilapia. Hindi pa rin ako umalis noon. Hinintay ko talaga kung magbibigay siya. Kalaunan, napansin ko na unti-unti na siyang naiinis. Nang medyo madiin yung pananalita niya, saka na ako naglakad palayo. Nakakatakot na kasi pagmumukha niya eh. Para mangangain ang buhay. Habang pabalik na ako kay na Papa, bigla naman ako nakita ng nanay ko. Ang tagal ko kasi makauwi sa amin. Kaya sumunod pala siya. Nagtaka siya kung anong dala ko. Nagsabihin kong tilapia na galing kay Marieta. Napagalito niya ako. Pero kinento ko agad sa kanyang usapan namin ni Marieta. Lalong lalo na yung tungkol sa kalamansi. Kasi napaka weirdo. Mabait siya noong una eh. Pero nang sabihin ko yung kalamansi, doon na siya nagsungit. Kaya ang ginawa ni Mama, kinuha niya yung plastic sa akin. Tinapon niya sa damuhan. Sinama niya ako. Mabuti na raw kasing hindi ko mabigay kina Papa yung tilapia. Baka rin kasi sumakit yung siya nila Papa. Kinabukasan noon, inutusan naman ako ng nanay ko. Pinapunta niya sa akin si Aling Tess. Hindi na kasi siya lumalabas eh. Naawa naman kami. Kaya dinalan ko ng pagkain. Pagkatapos kong mabigyan si Aling Tess, bigla akong tinawag ni Marieta. Nasa kabilang bakuran lang naman siya. Siya yung kusang lumapit sa akin. Tinanong niya ako noon, kamusta raw si Papa? Pati yung mga nakakain ng tilapia. Nagtaka naman ako kung bakit nga naman niya tinanong yun. E wala naman siya dapat pakialam. Ang sabi ni Marieta, gusto lang naman niya malaman kung masarap daw ba yung tilapia. Nagkunwari na lang ako. Ang sabi ko, nagustuhan nila Papa. Nakita ko na umiti siya na makahulugan. Hindi ko na lang siya pinansin at naglakad na ako. Pero sa loob-loob ko, naiilang at natatakot ako sa kanya. Kumbalo siya, may intindihan ko. Pero palagay ko,
masigit pa siya doon. Unti-unti ko nang nakukumbinsi yung sarili ko na baka nga si Mariette ang asong sa baroy namin at hindi si Aling Tess. Ang widow kasi talaga niya eh. Bukod doon, nakakatakot pa yung ngiti niya. Nang makabalik na ako sa amin, pinialam ko na naman kay Lolo yung mga nangyari. Yung lola ko naman, hindi ko inakalang may kinausap pala siyang albularyo. Dumating na siya sa ganung punto. Si Lola kasi, alam niya kung gaano kadelikado yung mga aswang. Ilang ulit ito kasi siyang nakakita ng aswang dati. Tinanong ako ng albularyo kung anong napapansin ko. Kasi nga, ako yung mas nakakausap ni Aling Marieta. Nang ikwento ko ng detalyado, napigla yung albularyo. Direkta niyang sinabi na aswang nga si Marieta. At yung tinta niyang tilapia, ginagamit niya raw para mangyanggaw. Malamang sa malamang daw, gusto niyang maging aswang yung mga makakatikim noon. Para daw masagawa yun, dapat yung ipapakain sa tao, karni din ng tao. Kinabahan naman kami noon. Nang gumabi na, sinabihan ako ng albularyo na bumili ulit. Kabatong-kabato na ako noon. Kasi, makakarap ko lang naman yung aswang. Pero hindi ako pwedeng umayaw noon. Kailangan ako makakuha ng tilapia para malaman naman yung katotohanan. Pagpunta ko kay Marieta, sakto nagtitinda na siya. Nakangiti agad siya sa akin. Dalawa lang sana yung bibilin ko. Pero lima ang binigay niya sa akin. Bonus daw ulit. Ako lang daw kasi bumibili sa kanya. Suki ba? Pagkakuha ko ng tilapia, may sinabi pa sa akin si Marieta. Utoy, magiging iisa rin tayo. Hindi ko na lang pinansin. Pero alam ko naman ang sinasabi niya. Pagbalik ko sa amin, binuksan namin yung tilapia. Tiningnan namin yung palaman sa loob. Mga kamatis lang naman yung nandun. Ang ginawa ng albularyo, pinatakan niya ng kalamansi yung palaman. Ilang sandali lang, biglang naglansa. Pagtaktak ng albularyo ng tilapia, napasigaw si mama sa nakita namin. Doon sa palaman, may daliri ng bata. Dali-daling sinabi ng albularyo na magsumpong kay Mang Marod. Kaming dalawa ni mama ang nagpunta doon. Pagkasabi namin, naganda agad si Mang Marod pati mga bata niya. Malayo pa lang kami, nakita na namin si Marieta nagtitinda. Nakahalata yata siya. Kasi na makita niya kami, bigla siyang pumasok sa loob ng bahay niya. Tumakbo na kami. Pinasok nila Mang Marod yung bahay. Pero sumigaw si Mang Marod. Nakalipad na raw. Ang sabi pa niya, dalawa daw yung babaeng lumipad. Hinabol ng iba naming kapitbahayang dalawang aswang. Habang sila Mang Marod naman, naggalugog sila sa bahay. Dito na nila nalaman kung saan napunta yung anak ni Aling Serna. May nakita kasi silang damit ng bata at yun yung nilarawan ni Aling Serna. Nang malaman ni Aling Serna yun, hindi siya makapaniwala. Iyak siya ng iyak. Nakakaawa siya. Nang kukumustahin na sana namin si Aling Tess, wala na siya sa bahay niya. Nagtaka kami kung saan siya pupunta hanggang sa may nakitang larawan sa bahay ni Aling Marieta. Si Marieta at si Aling Tess magkasama. Nalaman naming magkapatid pala sila. Sa madaling sabi, totoong aswang din si Aling Tess. At malaki rin ang tsansa na tama si Aling Serna. Nasa Aling Tess nga ang kumusta anak niya. Anak niya na mukhang ginawang palaman sa tilapia. Maging si mama, hindi makapaniwala na aswang si Aling Tess. Hindi niya inaasahan yung mga nangyari. Nahuli si Marieta noon, pero patay na. Walang nakakaalam kung bakit. Basta may sugat siya sa leeg. Si Aling Tess naman, hindi na matagpuan. Dahil sa nangyari, nauso sa amin yung isang patakaran. Lahat ng bagong lipat, kailangan munang umuya ng bawang. Pinapainom din ang kalamansi.
Kasi nga, alam niyo na, takot na kami sa aswang. Sana, nagustuhan po ninyo ang kwento ko. At sana, minakuha kayong aral. Huwag kayo basta-basta magtitiwala. Dahil marami sa mga nakapaligid sa atin, nagpapanggap lang ang masama pa dyan. Isa pala silang aswang. Isang mapagpalang araw sa iyo, kapatid na Paul. Nandito na naman ang iyong lingkod, Mangkanor, na mahilig sa dalawang kabundukan ng kaligayahan. Marami bang nakami sa akin? Nakakita ko sa mga comments nyo, sabi nyo miss nyo na rin si Mangkanor. Dahil dyan, heto na ang kwento ko. Isa na naman ang nahalungkat ko sa nakaraan ko. Parti pa rin ito sa pananatili ko sa barangay Matod Anod. Unti-unti na ako nagkakaroon ng lakas ng loob, lalo na sa mga elemento na nagugulo. Malaki ang naitulong sa akin ni Susana dahil sa mga sinasabi niya, kaya mas lalo ako nagtiwala sa sarili ko noon. Hindi ko pa masasabi noon na nakabalik na ako. Pero ang mahalaga sa akin, nagagawa akong protektahan ng mga tao kahit na may takot at duda pa rin ako sa loob ko. Sa pagkapanalo ko sa ilang impacto sa Matod Anod, nararamdaman kong may mga kalaban pa rin. Para naghihintay lang sila kung kailan magugulo. Pero kahit na ganun, naging kampante pa rin kami. Ang iniisip ko lang kasi nung panahon na yon, ang pinakamahirap ng nakalaban, Aswang. Hindi ko masyadong napagtuunan yung ibang kalaban. Bumalik kasi yung ugali ko na kung sino lang yung malakas, doon ako nakatuon. Hindi ko namalayan na sa pagtagal, may mangyayari na palang kababalagan ulit. Medyo hindi ko lang nahalata. Kasi sa mga naranasan ko, ito yung pinakakakaiba. Isang araw noon, nagpunta ako ng okasyon. Kasama ko si Susana. Talagang kung nasaan ako, nandun din siya palagi. Birthday ng kumpare ng tatay ni Susana. Hindi ko naman sila kilala eh. Pero gusto magpasama ni Susana, kaya ako nandun. Habang nagkakasiyahan sila sa gitna, si Susana, nakita ko may nakabanggaan. Matangkad at maputi ang babae. Paganda siya at mukhang anak mayaman. Pero napansin ko rin, nakakaiba yung tingin niya kay Susana. Hindi yun basta inggit lang. Napansin ko rin si Susana. Nag-iba rin siya. Kilala ko siya. Kapag ganun siya makatingin, ibig sabihin, may naramdaman siyang hindi tama. Nilapitan ko siya bago pa sila magkasagutan. Umalis din naman yung babae. Hinila ako ni Susana at inilayo saglit doon. Sabi ni Susana, may kutob siya ni hindi ba sa tao yung babae. Nakita niya raw kasi na parang naging kulay berde yung mata. Pinagmastan ko yung babae. Normal lang naman na nakikipag-usap. Parang wala naman ako napapansing mali. Tulad ng ibang babae na nandun, pangkaraniwa lang siya sa paningin ko. Pero pinipilit pa rin sa akin ni Susana. Kaya hindi ko pinagsawalang bahala yun. Alam ko kasi ni medyo sablay na yung pakiramdam ko. Siyempre, dulot pa rin yun ang trauma na inabot ko sa pagkatalo ko. Hindi kami umuwi ni Susana. Hinintay namin kung kailan aalis ang babae. Ilang minuto kami nagmamasid sa babae. Parang lahat doon, kilala ng babaeng yun. Kinakausap niya kasi lahat eh. Mga bandang alas 10 ng gabi, nakita namin nagpaalam na yung babae. Kaya sinunda namin kaagad ni Susana. Nung pakaramdam niya na merong nakabuntot, bigla siyang lumiko sa isang bahay. Tapos, nawala na lang bigla. Pagtanong namin sa mga taga doon, wala raw silang nakitang babaeng maganda. Bumalik kami sa okasyon. Tinanong namin yung mga nakausap ng babae kung mayroon ba sa kanilang nakakaalam ng pangalan. Pero nagtataka lang kami kasi lahat sila hindi alam. Ibig kong sabihin, ni isa sa kanila, hindi matandaan yung babae. Wala naman daw magandang babae ang pumunta doon. Parang ang bilis nilang nakalimot, samantalang kinausap naman sila lahat. Sinadiskubre namin, napatunayan ko, nakakaiba yung babaeng yun. May bagay sa kanya na dapat malaman ko.
kaya nagsimula na ako mag-imbestiga. Ilang araw ako nag-focus at nag-concentrate kapatid na Paul sa pinakita kasi ng babae. Hindi ko alam kung aswang ba siya o hindi. Makalipas ang ilang araw, wala namang nabalita si Susana sa akin tungkol sa babae. Napaisip ko noon, baka kasi simpleng elemento lang hinanaligaw. Pero si Susana, may kutob pa rin talaga na may iba sa babae. Kaya kay Susana ako nakinig. Malakas kasi talaga ang pakiramdam niya eh. Nagpasama sa akin si Susana sa palengke. Mula kasi nang may umatake ang aswang dati, hindi ko na siya iniiwang mag-isa. Nang pauwi na kami, meron kaming nadaan ng bahay. Mula sa labas, dinig na dinig namin na may nangyayaring bakbakan. Puro ungol lang babae ang nangingibabaw. Napapailing na lang si Susana kasi matik, merong tinuturbo sa loob ng bahay. Kinabukasan, nagkakapilang ako noon. Yung mga marites sa labas, naririnig ko. Yung isang babae doon, nagkwento tungkol sa bakbakan nila ng asawa niya. Siya pala yung narinig namin o kinagabihan. Sabi niya, ganadong ganado daw yung asawa niya. Umaga na nga raw sila natapos eh. Nabog ako nila yung gabi ko. Kahit ako nung manyakis ako, hindi ako ganun katibay sa kama. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o hindi. Habang natatawa ko, namalayan ko na lang na nasa gilid ko pala si Susana. Hinaplos niya yung balikat ko, kaya inambal ko siyang sasabuhin ng kape. Munti ka na nga eh, buti napigil ko. Ayun pala, meron siyang dalang balita. May kapitbahay daw kasi silang maingay nung gabi. Hindi ba sa ingay naririnig nila? Puro ungol din daw. Tulad nung narinig ko sa chismosa, yung kapitbahay din nila, umaga na rin natapos. Nagtaka naman ako kung bakit yun sinasabi, hanggang sa pinaliwanag niya sa akin. Tatlong kwento na raw kasi yung narinig niya mula sa palengke. Yung mga asawa daw ng mga tindera, biglang naging mahilig. Nagpapayabangan pa nga raw eh. Nagbibidaan sila kung gaano kagaling yung mga asawa nila sa kama. Napaisip din ako, kasi ang weirdo ng ganon. Dahil hindi ako makapaniwala, nagpunta kami sa palengke. Walang ibang usapan doon, kunding bakbakan ng mga mag-asawa. Halos lahat ng tindera nagkikwento, pati nga rin yung maedad niya. Nang pabalik na kami, may tinawag si Susana na bata. Biloy ang pangalan noon, kakilala niya. Tinanong ni Susana kung nasaan ang tatay ni Biloy. Sabi lang ni Biloy, pulagta raw, tulog. Hindi pa kami nagtatanong, sinabi ka agad ni Biloy yung nangyari. Nung gabi raw, nagbakbakan yung mga magulang niya. Base kay Biloy, kakaiba raw yung tatay niya. Wala raw paki kung nakikita ng mga bata. Wild na wild daw. Nasira nga raw yung papag nila eh. Parang wala raw sa sarili nung binabakbak yung nanay niya. Nagkatinginan kami ni Susana noon. Nakakutob kami na may nangyayaring kapapalaghan. Umuwi ka agad kami at may binasa ako sa libro ko. Hinanap ko dun kung may gamot pa sa ganon kasi pakiramdam ko nasa ilalim sila ng hipnotismo. Marami naman akong nabasa pero walang partikular na tumutukoy sa ganon. Samantaling sabi, wala sa libro ko ang gamot sa kamanyakan. Hindi ko na sinabihan pa si Susana. Mag-isa ako lumabas ng gabi. Tahimik pa naman yung mga kabayan. Mag-isa lang ako naglalakad noon. Tigmamasid-masid din. Nang biglang may sumulpot na babae. Nakangiti pa siya. At parang ang saysay niya. Doon ko na naalala na siya yung babae sa okasyon. Kinabigla ko nga eh. Kasi kilala niya ako. Sino kang hinayo pa ka? Huwag kang kabahan. Babae lang ako at hindi ako masama. Sabihin mo, aswang ka ba? Paano kung oo? Tumawa lang siya sa akin. Nang lalapitan ko na siya, bigla siyang tumakbo palayo. Hinabol ko siya, pero bigla siyang nawala sa dilim. Maya-maya, napahinto ako. Kasi bigla ako nakarinig ng ungol. Hindi lang isa, kundi ilang boses ng babae. Sabay-sabay sila,
May ilang kapitbahay nang haalamabas ang bahay nila. Maging sila, nabubulabog na rin. Naririnti na ako sa naririnig ko noon. Kaya hindi na ako nakatiis. Sumilip na ako dun sa isang bahay. Pagtingin ko sa bintana, nanlilisik yung mata ng lalaki habang yung asawa niya wala nang malay. Umiiyak na rin yung mga bata. Tinawag ko na yung mga kapitbahay na nakikichismis. Buti na lang naagapan. Yung asawa ng babae, parang demonyo, naglalaway, wala sa sarili, tapos nananakit pala. Hindi lang pala ginagalaw yung babae, kinakalmot din ang lalaking asawa. Pagtingin namin sa ibang bahay, ganun din yung mga asawang lalaki. Para naging aswang na manyakis, nananakit, nangangalmot at nangangagat. Dahil dun, naalala mo na yung mga tagamatid anod. Tulong-tulong namin kinapos yung mga asawang lalaki. Nilabas namin ng bahay yung mga asawang babae, pati yung mga anak. Kwento nila sa amin, noong una raw, matino pa yung asawa nila. Maayos pa raw kausap. Akala lang nila, ganado lang talaga makipagtalik sa kanila. Pero habang natagal daw, hindi ni tumitigil. Hanggang sa nangangagat na nga, tsaka nangangalmot sa likuran. Noong mga sandaling yon, dumating na si Susana. Sabay naming sinuri yung mga lalaki. May sintomas sila ng pagiging aswang. Hindi sila nayanggaw, pero yung kilos sila, pang aswang. Umuwi ako noon. Kinuha ko yung mga gamit ko. Buong akala ko noon, yung babaeng maganda yung may pakana, na siya yung aswang na nagmamanipula sa mga lalaki. Sinamahan ako ni Susana. May malapit kaming gubat na pinuntahan. Doon, madalas mamataan yung aswang noon. Kaya naisip namin na makikita namin yung babae doon. Habang naglalakad kami, bigla ako napatitig kay Susana. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Yung alaga ko, gumalaw nang hindi ko namamalayan. Yung kabilang utak ko, parang sinasabing tikman ko si Susana. Pero sa kabila naman, sinasabing huwag ako magpatalo sa tukso. Nakuha ko agad yung nangyari sa akin. Naintindihan naman ako ni Susana. Sinabi ko kasi sa kanya na hindi ko kontrolado yung sarili ko. Ilang saglit pa, lumabas na nga yung babae. Nagkamali ako ng hinala. Hindi siya aswang. Base sa pinakita niyang itsura, isa pala siyang diwata. Sobrang puti niya at sobrang ganda. Pero pinilit kong hindi magpatalo. Nakadaga na ako kay Susana noon. Aktong hubaran ko na siya. Ito ngang lukulo kong Susana. Parang gustong gusto niya pa. Hindi siya pumapalagi. Salip, hinilapangan niya ako pahiga. Tapos umibabo po siya sa akin. Sa isang iglap, hinalikan ako ni Susana. At pagkatapos noon, bigla ako ninumpalik sa katinuan. Maging si Susana nga, nagulat din. Pareho kaming hindi makapaniwala. Ganun lang pala kontrahin yung sumpa na yun. Nalaman namin na kapag ginustri ng babae ang ginawa ng lalaki, kusang mawawala yung parang itim na mahika. Sa kaso ng mga biktima, siguradong kontra sila sa mga asawa nila, kaya halos parang naging halimo yung mga lalaki. Nagtaka yung diwata sa nangyari. Si Susana naman, dismayado, kasi hindi natuloy. Bumangon agad ako. Hinarap ko na yung diwatang mahilig. Habang papalapit ako sa kanya, napansin kong unti-unti nagbago yung itsura niya. Unti-unti siyang pumangit. Lumabas yung totoo niyang mukha. Nung mga puntong yun, alam ko nang hindi siya malakas. Wala siyang kayang gawin, kundi yung magmanipula lang ng mga lalaki. Tatakas pa sana yung diwata, pero hindi na siya tinanggap ng portal niya. Nagdala na kasi ako ng pangontre, para hindi siya basta-bastang nawawala. Sinubukang lumaban ng diwata, mas nag-iba pang itsura niya. May mga ugat na lumabas sa kamay niya. Pinikapang niya yung sakin, pero nabunot ko agad yung punyal ko. Parang bumalik yung tapang ko sa pakikipaglaban noon. Pinagpuputol ko yung mga ugat.
Pagtingin ko kasi sana, nakapitan na siya ng ibang ugat. Lalapitin ko sana siya, pero may pumulupot naman na ugat sa paa ko. Nadapa ako, kaya nabitawan ko yung punyal. Nang may pumulupot pa sa akin na ugat, pinili ko talagang maabot yung punyal ko. Nang makakuha ako ng belo, initsa ko yung punyal papunta sa diwata. Tinamaan ko siya mismo sa ulo. Nabitawan kami ng mga ugat. Nilapitan ko agad si Susana. Hindi naman siya nasaktan. Kinakaya nga ako na maluwag. Aatakyan pa niya kami. Pero dahil sa punyal, hindi niya siya makagalaw. Nung mga sandaling yun, umepekto na yung punyal ko. Unti-unti na siyang nilulusaw. At ilang sandali lang, naging abo na siya at naglaho ng parang bula. Nakahinga na ako ng maluwag ng mga sandaling yun. Maging ako, hindi ko na naman inakala na kakayanin ko yun. Kung tutuusin, hindi talaga ako handa. Lahat ng dala kong gamit, para lang talaga sa aswang. Buti nilang, gumana rin ang punyal sa diwata. Pagbalik namin sa mga biktima ng diwata, tumino na yung asawa ng mga babae. Hindi sila makapaniwala na nagawa nilang saktan yung mga asawa nila. Mabuti na nga lang, nandoon si Susana. Siya na ang nagpaliwanag sa kanila. Ang sabi na lang ni Susana, mayroong albularyong tumulong. Pero hindi namin sinabi na ako yun. Ayoko pa rin kasing malaman ng lahat kung sino ako. Gusto ko pa rin kasing maging simpleng tao lang ako nun sa matud-anod. Hanggat hindi pa ako nakakabalik sa dati, pinangako ko na hindi mo na ako magpapakilala. Paano ba yun, mga kapansit? Isang kwento na naman ang natapos. Isang kwento na kung saan, hirap na hirap talaga ako. Kahit na sa totoo lang, mga siso lang sila sa akin. Dito na muna magtatapos ang kwento. Sa mga hindi pa nakakakilala, muli, ako po si Mangkanor. Ang albularyong muntikan ng matikman si Susana, ang albularyong mahilig sa... Saan pa nga ba? Sabay-sabay nating sabihin, mga kapansit, ang albularyong mahilig sa dalawang kabuntukan ng kaligayahan. Maraming salamat at magandang araw sa inyo, mga gilaw kong kapansit. Magandang araw sa inyong lahat. Sana mapansin niyo po ang kwento kong ito. Ako po si Antonio. Nagtatrabaho ko sa isang kumpanya noon sa Maynila. Hindi pa gaano kalaki ang sahura noon, pero sumasapat naman. 1996 pa lang kasi noon. Simpleng empleyado lang ako. Pero paborito ako ng mga bisor ko. Masipag daw kasi ako eh. Dahil doon, kilala ko sa department namin. Hanggang sa isang araw, biglang may bago sa opisina namin. Babae siya. Maganda at maputi. Hindi naman katangkaran. Tama lang yung taas niya. Higit sa lahat, mainhin siya. Siya si Emily. Tahimik lang at hindi gaano nakikihalubilo sa iba. Mahiyain siya sa mga tao. Pero sabi nang nag-interview sa kanya, matalino naman si Emily. At yun ang dahilan para madali siyang matanggap sa opisina. Bukod sa pagiging bagong salta, taka-attention din talaga yung kagandahan ni Emily. Kahit di naman ako, hindi ko maiwasan na tanawin siya. Napakaamo na mukha. Tipong iisipin mo talaga na hindi siya nagagalit. Dahil halos lahat ng atensyon ng lalaki ay na kay Emily, hindi maiwasan na may maingkit sa kanya. May pagkakataon na nakita ko siyang binabuli ng ibang babae. Hindi ako nakailam kasi una sa lahat, nahiya akong lumapit. Tumagal ang isang linggo, dalawa, at sa naging isang buwan na, hindi pa rin nag-resign si Emily. Tiniis yung panggugulo ng iba sa kanya, lalong-lalo na yung mga lalaki sa ibang department. Isang beses nga, habang palabas na ako, nakita ko si Emily. Kinakausap siya ng isang lalaki. Sa itsura pa lang ng lalaki, mukha nang hindi gagawa na maganda. Nang mapansin kong hinawakan niya sa Emily, lumapit na ako.
pumagit na ako sa kanilang dalawa. Nagmagandang loob lang ako. Mabuti na lang. Umalis din kaagad yung lalaki. Nagpasalamat sa akin sa Emily noon. At dahil doon, nagsimula ang pagkakaibigan namin. Palagi na kami magkasabi kumain. Doon ko na nalaman na madaldal din pala siya. Kasi kwento siya na kwento eh. Mahilig siya sa mga nakakatakot na kwento. Madalas siya ngang ikwento sa akin yung tungkol sa mga aswang. Ang dami niyang alam sa mga aswang. Kahit na hindi ako mahilig sa ganun, pinapakinggan ko na lang siya. Bukod doon, ang dami ko pang nalaman ng mga weirdong bagay sa kanya. Nalaman ko na wala pala siyang reliyon. Pero kahit naman ganun, hindi naman siya masamang tao. Inisip ko na lang noon, baka ganun yung tradisyon nila. Noong mga panahong yun, mas lumalalim na yung pagkakaibigan namin ni Emily. Dumating na sa punto na iba na ang tingin ko sa kanya. Nararamdaman ko na ganun din naman siya sa akin. Kaya nang hindi na ako makatiis, nagtapat na ako sa kanya. Natakot kasi ako maunahan eh. Marami kasi nagkakagusto sa kanya. Pero karamihan doon, mga manyakis. Laking tuwa ko noon ang sagutin niya ako. Walang hanggan yung ligaya ko. Pero sa kabila ng saya, hindi ko inakala na marami palang magbabago sa akin. Yung nanay ko, biglang nagkasakit. Kailangan niyang maoperahan. Nagkataon na walang-wala rin ako. Tapos sa Emily, nagbago din siya. Hindi niya na ako masyadong nakakausap. Hindi na rin kami nakapagsabay sa pagkain. At tikit sa lahat, palagi ko nararamdaman na merong nakasunod sa akin. Minsan nga, may napansin akong lalaki na nakasunod. Matangkad, may kalakihan ang katawan. Nakita ko nga yung mukha niya eh, kasing putla ni Emily. Ning gabing umuwi ako na mag-isa, natakot ako. Sinusundan kasi ulit ako eh. May mga tao naman ako nakakasalubong, pero wala naman silang pakialam. Nang nakarating na ako sa may sakayan, sakalang nawala yung lalaki. Pero nagulat na lang ako kasi biglang nasa tabi ko na siya. Napalayo yung mga tao. Hinawakan ako ng lalaki sa kwelyo. Ang lakas niya, Sir Paul. Wala akong nagawa nung kinilidgad niya ako papuntang dilim. Tinanong niya ako kung ano ka raw sa Emily. Nagtaka naman ako kasi bakit niya ako kilala. Humigpit na yung pagkakahawak niya sa kwelyo ko. Nasasakal ako. Kaya sinabi ko agad na girlfriend ko nga si Emily. Sa kanya lang ako binitawan. Maraming sinabi sa akin yung lalaki. Pero ang pinakatumatak sa akin, sabi niya, sa oras daw na lokohin ko si Emily, bibiyakin niya yung tiyan ko. Hindi ko na naitanong kung sino siya. Bigla na lang kasi siyang nawala eh. Pusa na lang yung nakita kong tumatakbo palayo. Takot na takot ako nung oras na yun. Sa takot ko, bumalik ako sa opisina. Nakita ko sa Emily na kuusap yung may-ari ng kumpanya. Akala ko nakauwi na siya noon. Pero, nandun pa pala siya. Lalapit sana ako. Pero inihaan ko na lang. Nakita ko kasing parang maayos naman yung usapan nila. Makalipas pang ilang araw, nagkakausap na kami ulit ni Emily. Akala ko may sakit siya. Minapansin kasi ako nagbago sa katawan niya. Yung balat niya kasi, mas lalong lumumutla. Ang weirdo pa doon, para nagkakaroon siya ng kaliskis. Hindi naman makapal na kaliskis. Manipis lang na parang plastic. Nakakapagtaka, kasi wala naman siyang ganun dati. Niyaya ko siyang tumambay na muna sa luneta. Gabi na ng oras na yun. Kabilugan din ang buwan. Alam niya na nga nun kung anong problema ko sa nanay ko. Napaisip nga ako eh. Kasi wala naman akong sinabi sa kanya. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin, napapansin ko siyang hindi mapakali. Init na init siya. Kahit malakas naman at malamig naman yung hangin nun. Tagaktak yung pawis niya sa noo. Hindi rin mapilim yung kamay niya. Tinanong ko siya kung ayos lang siya. Pero nag-aya na lang siyang biglang umuwi. Tumakbo siya, pero hinabol ko siya kaagad. Nang makarating kami sa medyo mapuno, saka ko na siya naabutan. Para siyang nasusuka o nabubulo na noon, pero ayaw niya akong palapitin. Tumakbo ulit siya,
at tumikos sa kabilang kalye. Paghabol ko ulit, hindi ko na siya nakita. Sa mga sandaling yun, hindi ko talaga alam kung anong problema niya. Nag-iba ang mga kilos niya. Minsan nga namumula na yung mata niya eh. Inisip ko naman na bakit dahil lang sa puyat. Lumipas yung mga panahon. Dumating yung araw ng operasyon ng nanay ko. Akala ko, hindi na matutuloy yun. Wala kasi akong pambayad eh. Pero nagulat na lang ako. Kasi sabi sa ospital, bayad na raw yung operasyon ng nanay ko. Ang kailangan ko na lang hintayin ay kung ano mangyayari sa operasyon. Pumasok ko kong balisa. Iniisip ko kung sino ang nagbayad sa ospital. Nang nasa opisina na ako, napansin kong wala si Emily. Sabi ng mga katrabaho namin, hindi rin siya pumasok. Kalaunan, nalaman ko sa manager namin na nag-file pala siya ng leave. Nag-alala naman ako sa kanya kasi ako baka may sakit. Kinagabihan, hindi na ako mapakali. Iniisip ko talaga sa Emily. Lalo pa, hindi ko alam kung saan siya nakatira. Kahit kasi ako lang pinagkakatiwalaan niya, wala pa rin siyang sinasabi sa akin na tungkol sa kanya. Nung makauwi ako sa bahay, nag-inom ako ng alak. Nung oras na yun, parang gusto ko na lang magpakamatay. Pero napahinto ako sa pag-iinom. Meron kasing nakatok sa pintuan namin. Ako lang ang mag-isa noon. Yung kumakatok, hindi ko pinagbuksan. Hindi naman kasi nagsasalita eh. Maya-maya, naalarma ako. Sa bintana kasi, may nakita akong dumaan. Sumigaw na ako noon. Tinanong ko kung sino yun. Wala pa rin sumasagot. Kinuha ko yung tubo sa ilalim ng katre. Nalapit sana ako sa pintuan. Pero, biglang may humila sa akin sa likuran. Gulat na gulat ako noon. Siya yung lalaking nakita ko sa kalye. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa loob. Bigla niya akong sinakal. Tinatanong niya ako kung nasaan si Emily. Wala naman ako maisagot. Mas lalo naman ako natakot. Nakita ko kasi na yung mata niya. Biglang nag-iba. Para naging pula. Yung buhok niya, humaba rin noon. Sa lakas ng pagkakahawak niya sa akin, yung kuko niya, nabaon na sa leeg ko. Lumipas ang ilang sandali, binitawin niya ako. Nagbanta siya sa akin na kapag meron doon nangyari kay Emily, mamamatay ako. Dahil doon, mas lalo akong kinabahan. Natakot ako sa itsura ng lalaking yun. Para siyang halimo na magbabago pa lang ng anyo. Natulala ako at hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Nagtanong-tanong ako tungkol sa ganong itsura. Doon ko nalaman na isa palang aswang yun. Sa madaling sabi, yung lalaki naghahanap kay Emily, isang aswang. Kahit gabing-gabi na, bumalik ako ng opisina namin. Nagbapakasakali ako nandun sa Emily, pero wala pa rin. Wala na ako ibang nagawa noon, kundi ang maghintay na lang. Kinabukasan pagpasok ko ng opisina, nagkakagulo yung mga katrabaho ko. Kinabahan ako kasi narinig ko yung pangalang Emily. Mas lalo pa akong nanlamig nang sabihin nilang nasa ospital daw siya. Hindi na ako nagdalawang isip. Pinuntahan ko agad si Emily. Nang makita ko siya, nalumo ako. Maraming pasa si Emily sa katawan, lalo na sa bandang pisngi niya. Lising siya nang dumating ako. Umiiyak. Hindi pa siya agad nakapagkwento noon. Hinayaan ko lang siya. Makalipas ang ilang oras, nagkwento na siya sa akin. Kalmado na siya noon. Sabi niya, siya raw yung nagbayad ng pampa-opera ni Mama. Nakakuha siya ng pera sa may-ari ng kumpanya na pinapasukan namin. Pumayag daw siya makapag-date lang. Yun lang yung usapan nila. Pero pagdating nila sa Tagaytay, saka na siya pinagsamantalahan. May kakaibang gusto yung boss namin. Nambubugbog daw sa kama. Buti, nakatakas daw yung boss namin. Kung hindi, baka napatay niya raw. Pagtingin ko sa kamay niya, napansin kong mahaba yung kuko niya. Isang pulgado yung haba. Hindi ako makapaniwalang ginawa niya yun para kay Mama. Halos sumabog ang ulo ko sa galit. Gusto kong patayin yung boss namin. Pero sabi ni Emily,
Nakatakas ng araw. Delikado rin buhay niya. Kasi babalikan daw siya. Ilalabas ko na sana si Emily ng ospital. Pero may pumasok na lalaki sa kwarto niya. Siya yung lalaking lagi nakasunod sa akin. Bigla niya akong tinakma. Tinikit niya ako sa pader. Buti na lang, kami lang yun doon. Kasi nag-iba na siya ng mukha. Aswang na yung itsura niya. Hindi na ako makahinga noon. Papatay na talaga niya ako. Buti na lang, inahot siya ni Emily. Doon ko nalaman na magkapatid pala sila. Kuya ni Emily yung lalaki. Pagtingin ko kay Emily, humaba lalo yung kuko niya. Tapos nagbago na rin ako unti yung mukha niya. Nawindang ako ng mga sandaling yun. Parang umurong yung tila ako. Hindi ako makapagsalita. Si Emily kasi, isa rin palang aswang. Muntik na sila magpang-abot. Buti na lang, umalis na kaagad yung kuya niya. Doon na inamin sa akin ni Emily lahat. Kung ano ba talaga sila. At tama nga ang mga hinala ko. Mga aswang talaga sila. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, parang wala na lang sa akin yun. Yung sakripisyo niya kasi para sa nanay ko, hindi yun matutumbasan ng kahit na anong bagay. Wala na rin akong pakikahit sino siya. Mabilis ko natanggap sa Emily. Mas naramdaman ko kasi pagmamahal kaysa sa takot. Kinagabihan, nagdesisyon ako na lumapit sa mga pulis. Pero ayon ni Emily, marami daw kasing tauhan yung boss namin na pulis. Baka rumaisahan pa kami. Kaya ang ginawa na lang namin, nagtago lang muna kami nung gabing yun. First time niya akong dinala sa bahay niya. Hindi namin naabutan ang kuya niya. Sa bahay nila, marami ako nakita mga patunay na aswang nga sila. Mga libro, mga larawan at kung ano-ano pa. Kwento rin sa akin ni Emily, hindi pa pala siya ganap na aswang. Sa lahi daw kasi nilang aswang. Kapag daw tumuntong ka na ng 22 at hindi ka pa nakakatikim ng dugo, hindi rin matutuloy ang pagiging aswang mo. Noong mga panahong yun, 20 pa lang siya. Sa balitang yun, natuwa naman ako. Ilang oras na kami naghihintay sa kuya niya. Pero pagdating ng alas 12, biglang nagbukas yung pintuan. Kakarating lang ng kuya niya. May dugo sa kamay, pati sa damit. Napalunok na lang ako ng laway noon. Sobrang lakas ng kaba ko. Lalo na, nung direkta na siyang tumingin sa akin. Nang tanongin ni Emily kung ano nangyari, gumising yung kuya niya. Sabi-sabing binigyan niya raw ng aral yung boss namin. Yung boss daw kasi namin, pinutulan niya ng ari. Muntikan niya ng patayin. Buti na lang, nakapagpigil siya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ganun pala siya kabrutal. Nakakatakot. Magmula noon, hindi na kami bumalik ng kumpanya. Nagtagu-tagu kami. Bukod kasi sa perang pinanggamot kay mama, marami pang nakuha ang pera sa Emily. Sapat yun para makapagsimula kami ng bagong buhay at makapagsimula na rin ang negosyo. Isinama na rin namin si mama hanggang sa gumaling siya. Nalaman ko na mabait naman pala yung kuya ni Emily. Masyado lang siyang protective kay Emily. Nagsama-sama na kaming apat at namuhay kami ng tahimik sa probinsya. Hanggang sa nag-bented doon sa Emily, hindi pa rin siya tumikim ng dugo. Hindi nagtuloy-tuloy yung pagiging aswang niya. Natinanggap naman ang kuya niya. Nirespeto ng kuya niya ang desisyon ni Emily. Nagkaroon kami ng mga anak at naging maayos naman yung buhay namin. Sa boss namin, wala na kaming balita sa kanya. Wala na rin kami pakialam eh. Karama na lang sa kanya yon. Hanggang sa mawala nga si mama, hindi niya nalaman na yung nakasama pala namin sa bahay ay may lahing mga aswang. Hanggang dito na lang po Sir Paul. Maraming salamat. Sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ni Emily, ng asawa ko, na dating aswang. Good evening sa inyo, Sir Paul. Pagbati na rin sa lahat ng supporter na gaya ko.
Gusto ko pong i-share ang kwento nangyari sa akin. Sa katunayan niyan, nitong 2019 lang siya nangyari. Itatago ko na lang po yung pangalan ng mga sangkot. Hindi kasi simpleng tao yung kasama ko sa kwentong to eh. Para po ito sa image na inaalagaan nila. Ako po si Empress. Isa akong kasambahay dyan sa Makati. 2019, nang matanggap ako bilang kasambahay. Artista po ang boss ko. Itago na lang po natin siya sa pangalang R. Isa po siyang kilalang komedyante at talaga namang napakabait. Madalas na iiwan sa bahay ay kami lang ng mga kasambahay. Madalas namang mapadalaw si Sir R sa bahay niya pero saglit lang. Kaya wala siyang ganong alam sa mga nangyayari sa bahay. Hindi rin naman namin sinasabi noong una kasi kilala namin si Sir R. Gagawin niya lang biro ang lahat. Wala nang dumating ako sa bahay ni Sir R. Naramdaman ko na agad na may kakaiba. Ang bigat ng pakaramdam ko. May kakayahan kasi ako makaramdam ng ganon. Sa tuwing titingin ako doon sa pinto ng storage, feeling ko may naghihintay sa loob. Kaya nung panahon na yon, wala rin talaga ni isa sa amin ang napasok doon. Inaabala pa namin yung guard para doon. Si Sir R, naging mas abala sa karir niya. Habang kami, hindi na mapalagay sa bahay. Kapag sasapit na kasing alas 12 ng gabi, naririnig po namin sa storage na meron nag-iingay. May mga nagbabagsakan. Minsan naman, may tuloy-tuloy na ingay ng pagpalo ng karton. Dinig na dinig namin yon. Yung kwarto kasi ng mga kasambahay, katapat lang din ang storage room. As in pagbukas sa pintuan namin, isang di pa lang, abot mo na yung storage room. One time, ihing-ihi na si Patricia, pinakabatang kasambahay namin. Sobrang matatakotin nun. Gusto niya magpasama sa akin. Isa din naman ako matatakotin. Pero nang makita kong namumutla na siya, nilaksan ko na lang yung loob ko para samahan siya. Pagbukas pa lang namin ang pinto, napansin namin na medyo may uwang yung pinto ng storage. Nakabukas ang kaunti yun. Mandilim sa loob kaya hindi namin makita. Sa takot namin, napasara kami ulit ng pintuan habang si Patricia nakahawak na sa petsay niya. Ang ginawa ko, kinawa ko yung bote ng plastic. Inabot ko sa kanya yon. Ang gaga, umihi na talaga sa bote. Buti na lang, tulog niya iba namin kasama. Kaya walang nakakita. Nakakaya kasi talaga eh. Pagkatapos umihi ni Patricia, dinikit namin yung ulo namin sa pinto. Sa storage room, may naririnig na naman kaming kalabog. Ang problema naman namin noon, paano namin ilalabas yung bote na may ihi? Kapag kasi nakita ng pinakamatanda sa amin yon, siguradong lagot kami. Nang mawala na yung ingay, saka na kami nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas. Pero pagdating namin ng sala, nagulat kami. Kasi nakasalubong namin si Sir R. Muntikan pa nga namin maibuhos sa kanya yung ihi eh. Hiyang-hiya kami. Pero naintindihan naman niya. Alam niya kasi kapag anong oras, natatakot na kami sa storage room. Tinawanan lang kami ni Sir R. Sinabi niya, bibilin daw niya kami ng arinola kinabukasan. Bago kami bumalik sa kwarto, hinanap ulit ni Sir R yung sapatos niyang hindi makita. Ilang linggo na kasing nawawala eh. Biro nga ni Sir, baka raw kinuha na ng multo. Kinabukasan, walang trabaho si Sir R. Kasama namin siya sa bahay. Hapon noon, nang makarinig kami ulit ng ingay, agad kong tinawag si Manang Ofelia sa kusina. Maging sila, kinilabutan din. Yung tunog kasi na naririnig namin, para naghahalungkat o nagsasalinsan. Tinawag naman namin si Sir R. Inabala pa namin siya sa paglilinis ng kotse. Pagdating namin ni Sir R sa tapat ng storage room, napansin namin nakabukas yung ilaw. Saka sinabi sa amin ni Sir R na nandun yung guard namin, si Mang Dario. Pinapahanap pala na Sir yung sinturon niyang nandoon. Natatawa na lang si Sir. Ano ro ba kasing pinagagawa namin? Kinurutuloy ako ni Aling Ofelia. At pinagsabihan na naman kami na Sir R. Ano ba kayo? Nasa isip lang natin yung multo. Napahiya kami noon. Pero hindi ko pwedeng ikaila na meron talaga akong nararamdaman. Lumipas ang isang buwan. Naghahanda na kami sa Halloween.
nag-decorate kami ng pang-Halloween sa bahay. Gustong gusto ko si Nesaryon. Siya yung tipo na kahit ganun yung okasyon, pinaghahandaan niya. Kaya yung bahay, napuno talaga ng nakakatakot ng mga disenyo. Ilang araw nang walang paramdam sa storage, kaya akala ko, nilayasan na kami ng multo. Gabi na October 30, hinayaan kami ni Sir na manood ng movie sa sala. Ganun kabait si Sir, habang siya naman, nasa kwarto niya sa itaas. Dahil nag-Halloween, nakakatakot yung pinapanood namin. Nakapatay yung ilaw sa baba, pero yung ilaw sa kwarto namin, nakabukas. Tapos nakabukas din yung pinto, para kahit papaano, merong liwanag. Habang nanonood kami, biglang nag-push yung pinapanood namin. Wala namang may hawak ng remote sa amin. Nagkakatinginan na lang kami. Nahanap namin yung remote sa gilid ng TV. Noong una, nagpatay mali siya kami na kunwari wala nangyari. Pero nung ipagpatuloy namin yung panonood, sa storage room, merong kumalabog na naman. Sa pagkakataon na yon, mas malakas yung kalabog. Kaya nipapahala na kami. Sinasapawan na nun yung pinapanood namin. Tinawag namin siglit si Mang Dario para ipacheck. Paglapit niya dun, biglang nawala yung kalabog. Napapailing na lang si Mang Dario. Hindi na kami nakapanood na maayos. Kakaiba na rin kasing lamig sa sala. Mas malakas nga si aircon yung hangin eh. Pagtapos ang pinapanood namin, para kami mga tanga sa sala. Hindi kami makadaan sa may kwarto. Paano kasi, yung ilaw ng storage room, biglang nagpatay sindi. Kahit si Aling Ophelia, hindi rin magawang dumaan. Partida, hindi raw siya naniniwala sa multo. Dahil dun, napilitan ulit naming tawagin si Sir Ara. Sakto namang pababa na siya ng hagdanan. Nakita niya rin mismo yung nangyari sa ilaw. Akala niya nga, kailangan lang daw palitan ng bumbilya. Dahil puro kami takot, si Sir Arnay nagkusa magpalit. Nandun lang kami sa pintuan ng storage room. Habang si Sir Ar nasa loob, hawak namin yung flashlight. Dalawa na lang kami ni Patricia noon. Si Aling Ophelia pumasok na agad sa kwarto. Habang ina-assist namin si Sir, napansin namin sa bandang kanan na parang may babaeng nakatayo doon. Nakasuot niya siya ng pangkasambahay, pero hindi gaya ng uniform namin. Napansin ni Sir Ara na nakatingin kami doon, kaya lumingon din siya. Pero wala naman siyang nakita. Nung tutukan namin ng ilaw yun, nawala yung babae. Tinanong kami na Sir Ara kung meron daw ba kami nakita. Sinabi pa rin namin na meron, kahit alam namin hindi siya maniniwala. Nung mga oras na yun, tumango lang siya. Sinabihan niya kaming pumasok na sa kwarto. Tapos sininiksara ng storage room. Nakita pa nga namin si Sir Are, parang meron siyang tinitignan sa loob. Kung ano yun, wala na kaming ideya. Sumapit na ang November 1. Maaga pa lang, umalis na si Sir Arnon. Pinagluto na kami. Meron daw kasing bisitang darating sa gabi. Kinagabihan, nagpapalingin na si Manang Ophelia. Masama ata ang pakiramdam. Kami ni Patricia at Mia nang nasa sala. Naganda na kami sa pagdating ni Sir Ara. Pero itong si Mia, inutusan ako. E-check ko rin gripo sa likod. Parang naiwanan niya rin na nakabukas. Malakas yung loob ko noon, kasi hindi naman ako dadaan ng storage room. Pagdating ko sa likod bahay, nakasara naman yung gripo. Pero pagtalikod ko, biglang bumukas. Sinara ko naman kaagad, pero bumubukas pa rin. Kaya ang ginawa ko na lang, yung metro yung sinara ko. Kinakabahan na ako noon, pero gusto ko maging kalmado. Nang aalis sana ako, may naaninagin akong babae. Dumaan siya doon papuntang garden. Nakasuot siya ng bestidang puti. Mahaba ang buhok. Hindi ko alam, parang siya rin yung nakita namin sa may storage. Pero hindi ko alam kung bakit iba na ang suot. Sa takot ko, nagmadali akong bumalik ni Patricia. Sakto namang kakauwi lang ni Sir Ara. Tinanong ko agad kung may bisita ba siya. Baka kasi namaligmata lang ako kanina at siya pala yung nakita kong babae. Si Sir Ara naman, natawa.
kasi kinabukasan pa pala darating. Pero nang sabihin kong may nakita akong babae, biglang sumeryoso ang mukha ni Sir Ara. Lagpasama siya sa amin na pumunta ng storage room. Binuksan niya yung ilaw. Wala naman kami nakitang kakaiba. Pumunta rin kaming dirty kitchen. Noong mga sandaling yun, napansin ko nang parang meron na rin nararamdaman si Sir. Pagbalik namin sa mesala, sinabihan kami ni Sir na kapag nasaktan daw kami, kontakin siya kaagad. Noong mga sandaling yun, inamin niya na rin sa amin na nakakakita na rin daw siya. Nilarawan pa kanya sa amin. Babae raw yun, pero malabo ang mukha. Palagi raw sa storage room nakatayo. Natatawa-tawa nga si Sir Arnon, kaya akala namin nagjo-joke siya. Pero sa parehong gabi, sinabi niya sa amin na yung multo, nagawa na raw siyang itulak noong nasa kwarto siya. Sa mga sumunod na araw, wala na naman si Sir Ara. Abalis siya sa mga taping niya, kaya ang nasa bahay, kami-kami na naman. Alas 9 na noon, nasa kwarto lang kami. Nagpapaantok na kami noon. Nang mapansin namin yung buhok ni Patricia, bigla na lang umaangat. Hindi niya pa nga mamamalayan yun kung hindi pa naman sinabi. Si Patricia, napatakbo ka agad sa amin. Takot na takot kaming lahat noon. Siksikan kami sa kama. Pero nagulat na lang kami nang biglang may humila ng buhok ko. Sa pagkakataon na yun, hindi na kami nagdalawang isip na lumabas. Lahat kami nagsumbong kay Mang Dario. Para kami mga batang umiiyak, pinasok ni Mang Dario yung storage room. Wala naman siya nakita doon. Kaya ang ginawa na lang namin, kinontak namin si Sir Ara. Mga madaling araw, umuwi si Sir Ara. Sinabi niya sa amin na ipapatingin niya rin yung bahay. Meron daw siyang kilalang eksperto. Nung madaling araw na yon, hindi na kami natulog. Parang galit na kasi sa amin yung multo eh. Wala naman kaming ideya kung bakit. Wala naman kami ginagawang masama. Kinabukasan ng hapon, dumating na yung mga paranormal expert. Hindi ko pwedeng sabihin dito kung sino. Tawagin na lang po natin siyang Eddie Boy. Magaling siya. Ilang beses ko na siyang napanood noon. Nung hapon na yun, pagpasok pa lang niya ng bahay, sinabi niya kaagad sa amin na meron kaming kasama sa bahay. Noong una, tinuro niya yung storage room. Pero maya-maya, tinuro niya yung kusina. Nandun na yung kaluluwa. Sabi ni Eddie Boy, dating kasambahay daw ni Sir Arion. May gusto rin sabihin yung multo na yun. Kaya nung oras na yun, pinipilit ni Eddie Boy kausapin. Kahit nasa loob kami, minaramdaman kami malakas na hangin, ang lamig. Tapos ang bigat ng pakiramdam namin lahat. Biglang tumingin si Eddie Boy sa storage room. Kaya nagtakbuhan kami doon. May hinalungkat si Eddie Boy hanggang siya na yung nakakita ng sapatos na hinahanap ni Sarah. Na sa pagkakaalala ko, yun yung sapatos sa pinatago ni Sir kay Patricia. Nakita namin yun sa pinakasulok kaya hindi makita. Sabi ni Eddie Boy, walang masamang intensyon yung kaliluwa. Gusto lang daw ituro sa amin kung nasaan yung sapatos. Hindi namin alam kung matatawa ba kami o hindi. Pero sinabi ni Eddie Boy na may inis yung multo sa amin. Kasi hindi rin kami nag-iisip na maayos. Naalala ni Sir yung isang kasambahay noon. Miling yung pangalan. Napakabait daw noon. Maalalahanin. Siya rin yung pinakamasipag sa unang batch na mga kasambahay niya. Kaya pala ganun na lang sa pagpapalagay niya sa gamit ni Sir. Mula noon, natapos ang problema namin na yun. Sabi pa ni Eddie Boy, kapag hindi rin kami nagtino sa trabaho, babalikan daw kami ng multo. Kaya magmula noon, hindi na kami tatanga-tanga. Nakumpirma ni Sir na patay na nga yung Miling. Dalawang buwan na rin yung nakalipas nung mamatay. May sakit daw. Hindi makaakit sa langit dahil sa stress sa amin. Humingi na lang kami ng paumanhin noon. At magmula noon, naging mahusay na kami kasambahay. At hindi na rin nagparamdam si Miling. Hanggang ngayon, nandito pa rin kami kay Sir Ara. Hindi talaga namin malilimutan yun. Nakakamanghalang kasi. Parang tao pa rin pala talaga mag-isip yung mga multo.
Nakakatuwa. Dito na po matatapos ang kwento. Marami pong salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Joyce, dating nakatira at nagtitinda sa Baklaran. 2006 po ito nangyari. Hindi naman talaga kami taga Baklaran noon. Tumira lang kami ni Mama doon dahil kay Lola. Tumatanda na kasi ang Lola namin. Kaya kailangan na rin niya na makakasama. Isa pa, kamamatay lang din ang Lolo noon. Kasya naman kami sa bahay. Nakakaaho naman kami kahit papaano. Yung mga kuya ko kasi, nagtatrabaho naman sila. Habang ako, bakasyon noon, kaya sumama ako kay Lola. Mayroon kasi siyang peso sa may gilid ng simbahan. Nagtitinda kasi ang Lola ng porcelas na gawa sa mga bato. Sa mga hindi nakakaalam, ito po yung mga beads. Ayos ang bintahan ni Lola. Pero minsan, hindi naman talaga maiiwas ang matumal. Maganda ang baton na nilalagay ni Lola sa porcelas. Kaya hindi mo talaga aakalain na merong kakaiba doon. Minsan, ako ang nagbabantay sa tindahan ni Lola. Alas 8 na ng gabi noon. Maraming tao sa Baklaran. Kaya normal lang ako noon. Chill lang ba? Pero nang mapatingin ako sa kabilang banda, may nakita ako matandang babae. Ang weird doon, parang ang tagal niya nang nakatingin sa akin. Parang kasing edad lang siya ng lola ko. Pero mas maputi yung buhok niya. Akala ko noong una, sabi siya nakatingin. Pero sa ilang ulit kong pagtingin sa kanya, direkta pa rin siyang nakatingin sa kinaroroonan ko. Nang dumating ang lola ko, sinabi at tinuro ko sa kanya ang matanda. Yung lola ko, bigla akong pinatingin sa ibang direksyon. Hindi ko alam kung bakit. Sabi niya lang, "Huwag ko raw tignan. Sinunod ko na lang." Ang gara nga eh, si lola kasi, hindi na mapalagay. Sa mga sumunod na gabi, nagpakita na naman ang matandang babae. Sa tuwing ako lang talaga yung mag-isa, doon siya unang lilitaw. Hindi naman siya lumalapit. Pero kahit nasa malayo siya, may nararamdaman pa rin akong kaba. Isa pa, pinagbawalan ako ni Lola makipagtitigan, lalo na sa mga hindi ko ro kilala. Kampante naman akong hindi ako sasaktan ng matanda. Sa dami ba naman ng tao doon, walang maglalakas loob na gumawa ng masama. Lalo pa may mga pulis na paikot-ikot. Pasimple ko lang tinitignan yung matanda. Pero nang lumingon ako ulit, bigla na lang siyang nawala sa kinatatayuan niya. Nagulat ako kasi hindi ko naman siya nakita naglakad. Pagtingin ko sa bandang nagtitinda ng mga damit, nandun na siya nakatayo. Mas malapit na sa akin. Napaisip ako, baka multo siya o ano. Nakakapagtaka kasi, bakit may nangyaring ganon sa gitna ng maraming tao? Hindi ko na siya tinitingnan noon, pero napapansin ko pa rin siya na nakatayo. Wala akong alam kung anong kailangan niya. Basta pakiramdam ko, may gusto siyang sabihin. Nang mawala na siya sa paningin ko, tinanong ko yung tindero ng damit. Wala naman daw siyang nakitang matanda sa tapat niya. Kaya inakala kong guni-guni lang yun. Niliyam ko kay Lola yung pangyayaring yun. Naisip ko kasi na baka hindi niya ako pasamahan sa pagtitinda. May kita rin kasi ako dun eh. Sayang naman. Isang linggo po nun, alas 6 ng gabi, papunta ako sa tindahan ng lola ko. Kalmado lang ako naglalakad nang mapansin ko na naman yung matanda. Sa pagkakataon na yun, mas malapit na siya sa akin at klaro na sa akin yung mukha niya. Seryoso ang tingin niya, direkta sa mga mata ko. Para ako nawala sa sarili ko nun, nalaman ko na lang, malapit na pala ako sa matanda. Meron siyang binangkit. Masyadong maingis sa Baklaran. Pero kahit mahina lang yung pagkakasabi niya, rinig na rinig pa rin ang tenga ko. "Iyong bato mo, ibigay mo sa akin." Hindi ko alam kung anong sinasabi niya. Nang tawagin kasi ako ng kaibigan ko, bigla na rin siyang nawala. Nang makarating ako sa tindahan ni Lola, palihim kong tinititigan yung mga bato sa porcelas.
Iba-ibang kulay at disenyo yun. Kaya hindi ko malaman kung ano din yung sinasabi. Pag-uwi namin, namataan ko rin yung matanda sa street namin. Masama na ang tingin niya sa akin, kaya mas lalo ako natakot. Pagdating lang alas 12 ng gabi, hindi ako mapakali. Ang likod ko sa higaan, sa tuwing titingin ako sa bubunga namin, pakiramdam ko may tao sa itaas. Kung ano-ano na ang naiisip ko, lalong-lalo na kapag naaalala ko yung mukha na matanda, hindi na ako nakatiis. Bumangon na ako at bumaba. Nakita ko pa si Lolang natutulog sa may sopa. Kasama niya isa kong kuya. Kukuha na sana ako ng tubig. Nang masipat ko na parang may nakatayo sa labas. Nouna, hindi ko pinansin. Naglagay na muna ako ng tubig. Pero nung makarinig ako ng sit-sit, doon ko naginising si Kuya Brian. Psst! Psst! Pinasilip ko sa kanya kung may tao sa labas. Ang sabi niya lang sa akin, may matanda lang doon na nakatayo. Para kay Kuya Brian, normal lang naman yun. Nasa city nga naman kami. Tapos tikit-tikit pa yung mga bahay. Isa pa, kahit anong oras, maraming tambay. Pero nung pagkakataong yun, wala gaanong tao. Kundi yung matanda lang. Sinilip ko sa labas at nanayo yung balihibo ko. Kasi yung matanda, siya yung matanda na nasa simbahan. Kinulit ko si Kuya na paalasin yung matanda. Pero dahil pagod siya sa trabaho, natulog na lang siya. Sinarado ko na lang yung pintuan namin. Binuksan ko rin yung ilaw sa labas. Pag-akit ko si itaas, nagsaklob ako ng kumot. Pero mga ilang sandali lang, naramdaman ko na parang may nagbubukas ang bintana namin. Kinalapit ko si Mama. Nagising naman siya kaagad. Maging siya, nagtaka rin ang marinig yun. Kumuha agad si Mama ng pamalo. Agad-agad, pinalo niya yung bintana. Akala niya kasi magnanakaw eh. Noong oras na yun, kahit nasa siyudad pa kami, hinala ko sa matanda. Iisa siyang aswang. Hindi ko alam, basta yun lang talaga yung pumapasok sa utak ko. Kinabukasan, nagdadalawang isip na ako kung sasabihin ko ba kay Lola. Palala na kasi ng palala yung mga nangyayari. Sunod-sunod na yung pagpapakita ng matanda. Nakakasunod na nga siya sa bahay. Dumating na nga rin sa punto na mag-isa niya akong sinundan. Alas 11 na kasi ng gabi noon. Galing ako sa kaibigan kong si Rimas. Naglalakad ako noon. Sakto naman na doon sa pundidong poste. Bigla ko nakita doon yung matanda. Natakot talaga ako noon. Sa isip-isip ko, paano kung bigla siya magpalit ng anyo? Maglalakad na lang sana ako paalis. Pero bigla na naman siya nagsalita. Bago magkabilog ka ng buwan, ibigay mo sa akin ang bato. Kung ayaw mo masaktan. Hindi ko siya hinarap. Sa takot ko, napatakbo na lang ako sa mga nakatambay. Nagsumbong ako sa kanila. Pero pagbalik namin, wala na ang matanda. Ang inabutan na lang namin ay pusang itim. Pag-uwi ko sa bahay, sinabi ko na kay Lola. Palagay ko kasi kapag nilihim ko pa, may magkakasakit sa amin o kaya namang merong mapapahamak. Nagsuggest ako kay Lola. Isumbong ako namin sa barangay. Pero sabi niya, baka rin mas tumala ang sitwasyon. Sa sinabi niyang yun, nasabi ko na sa sarili ko na merong alam si Lola. Pero ayaw niya pang sabihin sa akin nun. Kahit na sinabi ko na kay Lola ang nangyari, ayaw pa rin niyang ibigay yung gusto ng matanda. Malakas ang kutob ko na meron siyang alam tungkol sa bato. Ang payo lang sa akin ni Lola, wala na munang lalayo ng bahay namin. Hindi na rin kami nakapagtinta ng ilang araw. Kaming dalawa pa lang ni Lola ang nakakaalam nun. Hindi namin sinasabi kina Mama. Baka raw kasi pati sila isunta ng matanda. Noong mga sandaling yun, kinumpirma na sa akin ni Lola na yung matanda raw, isang aswang. Hindi nga ako makapaniwala eh, kasi nasa baklaran kami. Mataong lugar yun. Paano may naligaw na aswang? Sabi ni Lola, hindi naman ito kasi lahat ng mga aswang takot sa maraming tao. Ilan sa kanila, nandiyan lang sa tabi.
Natutong mamuhay kasama yung mga tao. Makalipas pang ilang gabi, bumalik na kami sa pagtitinda. Nakakuha kasi si Lola ng pangontra sa aswang. Dahil daw doon, hindi na kami malalapitan ng aswang. Yun yung nakapagpalakas ang loob namin. Wala pa rin sinasabing matinong detalye si Lola. Kahit na ganun, sinasamahan ko pa rin siya. Gawa nga ng baka siya yung anihin na matinda. Mahal na araw na noon. Digsa yung benta ni Lola. Kada araw, hindi bababa sa 15 kitao ang customer namin. Pero sa mga binibenta namin, minapansin ako. May isa kasing porcelas doon na nakatabi. Parang ayaw siyang ibenta ni Lola. Hindi ko naman alam kung bakit. Nang iwan ako saglit ni Lola, tinignan ko ng mabuti yun. Wala namang espesyal doon. Ang nakakaago lang ng pansin, yung itim na bato sa gitna. Siya lang kasi yung naiibang kulay. Bigla ko naisip kaagad na baka yun yung hinahanap ng matanda. Pasimple kong binulsa yun. Lumipas yung mga oras. Gabi na noon, alas 12. Nakahiga na ako. Hawak-hawak yung porcelas, yung meron niyang itim na bato. Maya-maya lang noon, merong kumatok sa pintuan namin. Nagising si Lola nung sandaling yun. Kaya kaming dalaway nagbukas sa pinto. Nagulat kami. Kasi ang bumungad ay ang matanda. Galit na galit yung itsura niya. Tapos si Lola, nilabas yung bala ng baril. Pangontra daw yun sa mga aswang. Dumistansya na kaunti yung matanda. Paulit-ulit yung sinasabi na ibigay na nga yung bato. Pero ayaw ni Lola. Kahit hirap na hirap kumilo si Lola, parang gusto niyo pa rin labanan yung matanda. Sabi ng matanda sa amin, wala na raw dapat masaktan. Kaya dapat, ibigay na lang yung gusto niya. Pero itong si Lola, kumuha ng asin. Sinabi niya yun sa matanda. Kita ko kung paano masaktan ng asin yung matanda. Doon ko napatunayan na totoong aswang siya. Umalis na rin yung matanda. Hindi na kami nakatulog ng oras na yun. Hanggang sa mag-umaga, yun lang yung pinag-uusapan namin. Nalaman na rin ni Mama yung mga nangyari. Mabuti nilang kahit papaano, hindi nila kami pinagtawanan. Nababahala ako sa mga nangyari noon. Sa ginawa kasi ni Lola, hindi malabong gumanti yung aswang. Kaya nung kinagabihan din noon, palimo ko lumabas ng bahay. Naghintay ako sa may simbahan. Nagbabakasakali ako magpakita yung matandang babae. Dalawang oras ako nakatambay doon. Mga bandang alas 11, nagpakita sa akin yung matanda. Masama ang tingin niya, pero nagbago lang yung reaksyon niya nang ipakita ko yung bato. Hinagis ko sa kanya yun. Hindi ko nahinintay na lumapit. Nakiusap na lang ako na sana huwag niya na kaming guguluhin. Tumakbo na ako noon. Alam ko naman na yun lang kailangan niya. Pagbalik ko ng bahay, gising si Lola at inaabangan niya ako makauwi. Alam niya palang nasa akin yung bato. Pero hindi siya galit sa akin. Ayos lang naman doon yung ginawa ko eh. Pero kung hindi ko rin ibibigay, may pagbibigin doon sana siyang albularyo. Magmula noon, hindi na nga nagpakita yung matanda. Nakapagtitinda na rin kami ng matiwasay. Ilang taon na nakalipas, unti-unti na nanghina si Lola sa katandaan. Kaya madalas, ako na lang yung nagtitinda. Hanggang sa dumating na ngayong araw, na hindi na kinaya ni Lola. Bago siya mamatay noon, may sinabi siya sa akin. Banga raw, hindi ko maitindihan kung ano yun. Yun kasi yung huling salita na napanggit niya. Hindi na nasundan pa. Kasama sa bilan sa amin ni Lola, nung malakas pa siya, ay ibentaro namin yung bahay. Lumipat daw kami. Kaya na makahanap kami ng buyer, sinimula na namin lilisin ang bahay. Sa paglilinis namin, sakalang namin natuklasan na yung bahay may silong pala. May mga taguan ng gamit sa ilalim ng sahig. At dito ko na nga nalaman ang sikreto ng Lola ko. Hindi lang pala iisang bato ng aswang ang hawak niya. Dahil yung maliit na banga, punong-puno ng bato ng aswang. May nakalagay na pangalan sa ibaba ng banga. Palagay namin,
Iyon ang pangalan ng albularyo na sinasabi ni Lola. Kaya hinanap namin ang taong yun. Nakita namin siya sa may Quiapo. At sa kanya namin pinaubaya yung mga batong yun. Hanggang dito na lang po, Sir Paul. Sana po nagustuhan niyo ang kwento ng Lola ko. Marami pong salamat. At mag-iingat po tayong lahat. Ang pangalan kay Andy. Nangyari ito taong 2016. Isa akong call center agent noon. Nangungupahan ako sa Alabang, yung pinapasukan ko kasi sa may bandang sukat. Hapon yung pasok ko sa trabaho. Ang uwi ko naman, madaling araw. Nasanay naman ako that time. Kahit anong oras nga akong umuwi, hindi na ako natatakot. June 21, 2016. Alas 3 sa madaling araw noon. Katunayan ng oras na yun, maagang uwi ko. Pero dahil madaling araw na nga, wala na ako masakin pagdating ko ng Alabang. Habang naghihintay ako sa tapat ng Star Mall, may napansin akong lalaki. Noong una, hindi ako sigurado kung ako ba yung tinitignan niya, kaya hindi ko muna ginawang big deal. Pero nung lumakad na ako ng kaunti, nakita ko na lumakad din siya. Umatas pa ako sa bandang maliwanag para makita ko yung itsura niya. Mahaba ang buhok niya. Medyo kulot siya, payat at matangkad. Medyo kinakabahan na ako that time kasi kapag maglalakad ako, maglalakad din siya. Hindi ko na nga napansin na nasa bandang overpass na ako. Wala pang natutulog doon, malinis sa mga panahon na yun. Dahil hindi ako komportable, tinawagan ko yung kalandian ko sa social media. Tawagin na lang po natin siyang Jason. Buti nga, gising pa siya ng mga oras na yun. Sandaling nawala yung stalker ko noon. Kaya kinausap ko muna si Jason. Siya nagsabi sa akin kung anong gagawin ko. Hindi niya kasi ako mapuntahan eh. Tagamintan ako kasi siya. Habang binibigyan niya ako ng instruction, naglakad na ako palayo. Tulad ng pahay ni Jason, naganap ako ng lugar ng matao. Nakinga naman ako ng maluwag. May mga nakita kasi ako nag-aabang ng jeep. Kahit hindi doon yung daan ko, sumama na ako sa mga naghihintay. Nung nandun ako, nawala na rin yung kontak ko kay Jason. Nalobat na kasi ako noon. Pagtingin ko sa paligid, hindi ko na nakikita yung stalker. Nang may dumaan na jeep, sumaki na ako kaagad. Sumabay na ako sa mga kasama ko naghihintay. Kasi kung hindi ako sasabay, may iwan na naman ako mag-isa. Yung nasakyan ko, biyaing pa San Pedro. Wala na nga akong pakialam noon eh. Basta gulang ako masundan ng lalaki. Yun nangyari nga, nagawa ko pang ikwento sa mga pasahero. Pinayuhan na lang nila ako na huwag nang uuwi na mag-isa. Bandang bahay na ako bumaba. Ang layo ko na sa uuwian ko. Pero kahit papaano, nakingan ako ni maluwag. Habang naglalakad ako sa sidewalk, bigla ko naramdaman na merong nasunod na naman sa akin. Wala nang katao-tao sa paligid. Kaya naglakad na ako ng mabilis. Pagtawid ko sa may bake shop, nakita ko yung lalaki. Nakatayo siya sa may labas ng simbahan. Nakatanaw sa akin. Nananayo na yung mga balahibo ko noon. Nung medyo tumatakbo na ako, napansin ko na tumatakbo na rin siya palapit sa akin. Umiiyak na ako ng mga oras na yun. Hindi ko alam kung paano niya ako nasundan. Nanginginig na ako sa takot. Mabuti na lang, may nadaanan akong police station doon. Doon, may mga nakita akong tao. Mga pulis na naglalakad. Nilipitan ko agad at nagsumbong ako. Umaksyon naman sila agad noon. Kaso nang halugugo nila yung lugar, wala naman silang nakitang lalaki na kahinahinala. Nakiusap na lang ako sa mga pulis. Nahihitid nila ako sa amin. Hindi ko kasi talaga alam kung paano ako uuwi noon. Mababait naman yung pulis sa mga taga San Pedro. Kaya bandang alas 5, nakauwi na ako. Kinaumagahan na makapag-judge na ako, tinawagan ko agad si Jason. Saktong kagigising lang din niya.
Nag-worry siya sa akin. Lalo pa nung namatay yung tawag namin. Dahil sa nangyari, nakiusap ako sa kanya na kapag uuwi ako, lagi kami magtatawagan. Kaso, hindi pala pwede. Meron daw kasi siyang trabaho sa madaling araw. Nang papasok na ako ulit, kinausap kong katrabaho ko, si Jessica. Taga-Alabang lang din kasi siya. Nang makwento ko yung naranasan ko, naawa siya sa akin. Kaya nung mag-uwi na namin, sinabihan niya na ako sa pag-uwi. Alas tres noon, kampante na ang kalooban ko. Kasama kasi namin ang boyfriend ni Jessica. Habang naghihintay kami na masasakyan sa Milstar Mall, yung stalker ko, wala nang paramdam. Maya-maya, sumakay na kami ng jeep. At nung mga sandaling yun, doon ko na siya nakita. Nakatayo siya sa gilid ng poste. Nakatingin lang. Tinuro ko pa nga kay Jessica yun. Maging sila na magjowa. Natakot din. Pagbaba namin, kailangan na nila akong iwan. Iba kasi yung way nila sa way ko eh. Sasakay pa kasi ako ng tricycle. Malas nga nun eh. Kasi saktong walang pila ng tricycle. Kaya no choice talaga ako. Nang magsimula na ako maglakad, sinubukan kong tawagin si Jason. Pero nagre-ring lang yung phone niya. Maya-maya, sa likuran ko, nakarinig ko na meron naglalakad. Ang gara nga eh, sa tuwing lilingon kasi ako, bigla namang nawawala. May kutob na ako nun, na baka nasundan ulit ako ng stalker. Kabado-kabado na talaga ako. Walang humpay yung lingon ko sa likuran. Lalo pa, yung paliko na ako sa kanto namin. Buti na lang, meron ang nakatambay sa may tapat ng tindahan. Paglingon ko, nakita ko na yung lalaki. Hindi na siya sumusunod. Nakatayo na lang siya sa may kalye. Nagmadali ka agad akong pumasok sa apartment ko. Tinawagin ko si Jason. At sa pagkakataon na yon, sinagot na niya. Iyak na ako ng iyak noon. Mabuti na lang kahit papaano. Meron ako nakakausap noon. Kasi parang hihimatay na talaga ako. Sinubukan ko rin magpablatter sa barangay namin. Nireview din nila yung CCTV sa mga kalye. Ang problema, hindi pa naman gaanong laganap yung CCTV noon. Kaya nahirapan sila makita yung stalker. Sa mga sumunod na araw, napadalas ang pag-uusap namin ni Jason sa phone. Himala rin nawala yung stalker. Siguro dahil hinatid sinto na ako nung naliligo sa akin. Maliban pa yun kay Jason ha. Alam niyo na, ang haba kasi ng hair ng lola niya noon. Halos isang linggo din ako nakahinga ng maluwag. Pero nang malaman ni Jason na meron naghahatid sundo sa akin, bigla siya nagalit. Biglang hindi niya na ako kinakausap. Kahit ano tawag ko sa kanya, hindi niya na ako sinasagot. June 16, 2016. Sinunto ako ni Aldrin. Kampante ako kapag kasama ko siya. Bukod kasi sa lalaki siya, meron siyang alam sa self-defense. Talagang hanggang bahay ako hinatid ni Aldrin. Kaya siguro hindi na nakaporma yung stalker ko. Pero nang madaling araw na yon, natapos ang maliligayang araw ko. Nung nasa apartment na kasi ako, naramdaman ko ulit na meron nagmamasid. Yung apartment ko kasi, nasa first floor lang. Merong maliit na space sa tapat ng pinto. Malapit yun sa daanan papuntang gate. At doon sa space na yun, nakikita ko yung anino na pabalik-balik. Dahil sa takot ko, pinabalik ko sa Aldrin. Mabuti nga, hindi pa siya nakakasakay. Sinamahan niya ako sa apartment ko. Habang nandun kaming dalawa, ilang beses na merong kumakatok sa pintuan. Hindi namin binubuksan. Alam namin na merong tao sa labas. Ramdam kong delikado na kami doon. Kinakiusap ako kay Aldrin. Nandoon na lang muna kami sa bahay niya matulog. Maya-maya, lumabas na kami. Pumara ka agad kami ng taxi. Nakatira si Aldrin sa isang village na may Parinyaki. Kaya kampante akong hindi kami masusundan doon. Kasi may mga guard naman doon. Isa pa, village nga doon. Pagdating namin sa bahay niya, akit niya agad kami sa itaas. Up and down kasi yung bahay ni Aldrin. Tapos may sala na maliit.
Kampante na kami ng oras na yun. Nagawa pa nga naming manood muna ng TV. Pero maya-maya lang, biglang napatayo si Aldrin sa kama. Napansin kasi niya na merong sumilip sa may bintana. Nagtaka naman ako kasi mataas yung bintana. Paano may sisilip doon? Akala namin namalikmata lang si Aldrin. Pero maya-maya lang, ako na mismo ang nakakita. Hindi ako pwede magkamali. Yung lalaking stalker yung nakita ko. Pero sa pagkakataon na yun, mas grabe na ang ginawa niya. Kahit si Aldrin, hindi makapaniwala sa sinabi ko. Nakita ko kasi yung stalker sa baba. Para siyang gagampan na gumapang. Tapos, nanlalisik yung mata na tumingala sa bintana. Kumuha si Aldrin ng kutsilyo. Sinarado niya yung bintana. Bumaba kami ng sala para i-check kung may tao sa labas. Pagsilip namin sa bintana, kinilabutan kaming pareho ni Aldrin. Yung stalker ko, nakatungtong sa haligin ng gate. Nang makita niya kami sa bintana, bigla siyang tumalon palapit sa amin. Hindi pang karaniwan yung talon niya. Kinaisip namin na baka hindi siya tao. Nung makita namin yung mukha niya, mas lalo pa kami natakot. Para siya naglalaway. Mahaba ang kuko, tapos mahaba rin ang tenga. Kahit na alam naming imposible, walang ibang pumasok sa utak namin kundi Aswang. Buti na lang may presence of mind si Aldrin. Ako kasi ng mga oras na yun, tulido na ako sa takot. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko rin naman kasi inakala na ganun pa rin stalker ko. Ilang minuto lang, binasag na ng Aswang yung salamin ng bintana. Nagawa niya nang ipasok yung braso niya. Pero si Aldrin, hindi nagpatalo. Lumapit pa rin siya. Bigla niya sinaksak sa kamay yung Aswang. Dahil doon, hinugot niya agad ng Aswang yung kamay niya. Lumipat naman siya sa kabilang bintana. Doon na kami nakakuha ng tiyempo. Kumuha si Aldrin ng asin sa kusina. Tapos, nagsabi siya ng maraming asin sa bintana. Nakita naming parang epektibo yung ginawa namin. Nagawa namin paatrisin yung Aswang. Akala nga namin, umalis na. Pero narinig na lang namin na merong nabasag sa itaas. Mukhang sa taas dadaan yung Aswang. Kaya dali-daling umakit si Aldrin. Nung pagkakataon na yun, wala na kaming dalang asin. Kutsilyo na lang talaga. Pinipilit ng Aswang na makapasok doon sa bintana. Pero dahil may pakal na harang yun, hindi na siya makapasok sa loob. Nung mga sandaling yun, nakita na namin na mas klaro yung itsura niya. Siya talaga yung stalker ko. Pero may nagbago lang sa mukha niya. Wala akong clue kung bakit niya ako ginugulo. Hindi naman ako buntis. Di ko rin alam kung anong pwedeng dahilan. Biglang naisip ni Aldrin na kumuha naman ng mainit at tubig sa ibaba. Pag-akit namin ulit, walang pakundangan na binuhusan ni Aldrin yung Aswang. Sa mukha mismo siya tinamaan. Dahilan para malaglag siya. Gusto sanang habulin ni Aldrin. Pero binawal ko na. Kasi galit na galit yung Aswang . Baka mapano pa siya. Lumipas yung ilang oras. Umalis na rin yung Aswang. Doon na po kami lumabas. Nag-iwan siya ng bakas. Mayroong dugo sa bintana namin. Dahil yun sa saksak na ginawa sa kanya ni Aldrin. Doon naman sa tapat ng bintana ng second floor, mayroon kami nakitang cellphone. Lobat yun. Kitchenage na muna namin. Ang inuna namin ni Aldrin, nagpunta kami security. Pero hindi namin pwedeng sabihin na inaswang kami. Bawal kasing ganang kwento sa village nila. Matatakot na yung mga tao. Kaya ang pinalabas namin, meron nag-attempt na pagnanakaw. Nireview nila yung mga CCTV. Pero nakapagtataka na kahit isang beses, hindi malang nahagip yung stalker ko. O yung Aswang. Kinutuban na kami noon na baka hindi siya nakikita ng ganong bagay. O kaya naman, lumilipad siya. O pwede rin, nagpapalit siya ng anyo bilang maliit na hayop. Nang makauwi na kami, chinek na namin yung cellphone. Full charge na kasi. Nagtaka ko. Kasi bakit meron ako number doon?
Andi pa nga ang pangalan na kasave eh. Nang tawakin ko si Jason, yung phone na yun, biglang nag-ring. Nang i-check pa namin yung cellphone, meron siyang dugo. Kaya nasiguro namin na sa Aswang yun. Nang lumok sa nalaman ko, si Jason pala ang stalker ko. Kaya pala halos alam niya lahat ng puntahan ko. Kasi siya yung sinasabihan ko dati. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Yung akala kong tumutulong sa akin, siya pala talaga yung mayroong masamang balak. Mabuti na lang, pumayag na ako magpaligaw kay Aldrin. Siya kasi talaga yung mayroong mabuting intention sa akin. Mula nun, hindi na nagparamdam si Jason. Nag-resign din muna ako sa trabaho. Pansamantala akong bumalik sa parents ko. Wala nang stalker na nanggulo sa akin nun. Wala nang aswang na nagtangka. Hindi naman kalaunan, nakahanap ako ng bagong trabaho. Naging kami na rin ni Aldrin. Magmula nang maranasan ko yun, hindi niya na ako iniiwan mag-isa. Kahit sobrang late na ako umuwi, hinintay niya talaga ako sa labas. Bumili siya ng motor para madali niya ako mahatid sundo. At ngayon, mag-asawa na po kami. At meron na kami mga anak. Ingat po tayo mga kapansit. Kahit nasaan kang lugar, nasa probinsya man o syudad, marami mga masasamang tao. Ingat po kayo pagsapit ng gabi. Baka makursunodahan kayo ng mga masasamang loob. Ang mas masakla pa niyan, yung mga stock pa sa inyo, e isang aswang. Magandang gabi sa inyong lahat, Sir Paul. Mabuhay po ang inyong channel. Hindi ko po ito kwento. Ito ay kwento ng tita ko noong kasama pa namin siya. Ako ang inasahan ni Mama na magsulat at magpadala ng kwento ni Tita Meryl. Kaya sana ay mapagbigyan niyo po. Ako po si Irene. Sabi ng marami sa kamag-anak namin, taga Blooming Treat daw talagang angka namin. Kumbaga bako-bako at lupa pa lang yun. May angkan na kami nakauna doon. Kwento sa akin ni tita, taong 1969, doon sila nakatira. Dahil hindi pa moderno noon, ang sabi ni tita, maayos naman ang buhay nila. Nagbebenta kasi ang pamilya namin ng alak noon. May-ari sila tita ng isang beer house noon. Maliit lang naman yun, pero palagi raw dinadayo. Lalo na raw ng mga taga-tundo. May isang grupo doon ng lalaki na unasuki nila. Itong grupo ng mga lalaki, may pagkabastos at walang modo. Isang beses nga raw, puro babae lang silang nasa beer house. Si tita, binastos sa mga lasing. Mabutin lang, may nagmagandang loob daw na lalaki. May itsura, matangkad din yung lalaking yun. Mukha pa raw matino at disente. Yung lalaking bastos, bigla na lang sinuntok yung disente. Pero nagkulat na lang daw sila tita. Kasi ang lakas ng disenteng lalaki. Pagkasuntok, bigla na lang daw bumalanda sa may gilid. Tapos, sa pilit ang pinalabas ng lalaking disente yung mga baso sa grupo. Sa pagkakataon na yun, humanga si Tita Meryl sa nakita niya. Ganon kadali nahulog ang loob niya sa lalaking yun, na ang pangalan pala ay Galardo. Misteryoso at kakaibang tao si Galardo. Ang sabi ni tita, bigla-bigla na lang daw kasing nawawala. Kung minsan naman, susulpot na lang na parang kabuti. Masyado rin daw tahimik kapag nasa biro si Galardo. Hindi nga raw kumakausap ng ibang tao eh. Pero natutuwa si tita. Kasi kapag siya, nakukuwang magsayang ng laway ni Galardo. Bagay ni inakala ni tita na may gusto rin sa kanya si Galardo. Makalipas ang ilang araw, bigla na raw hindi masyado nagpaparamdam si Galardo. Pero kasabay nun, sunod-sunod naman na may holdupper na nahuhuli. Nagtaka yung mga tao sa Blooming Treat. Kasi halos lahat ng nahuhuli, puro sugatan. Parang kalmot na yung mga nasa katawan.
na bahala yung mga taga Blooming Treat kasi inakala nila na may pumapatay. Pero ang sabi ng papa ni tita, yung mga tinatarget lang daw ay yung may mga criminal record. Isang madaling araw, alas 3 po noon, magsasarado na sana sila tita Meryl. Pero naramdaman ni tita na parang may nakamasid daw. Yung biros kasi nila, hindi tulad ng iba na nasa gilid ng kalye, nasa parang eskinita pa siya. Tapos yung dekoran, puro damuhan. Tinanong ni tita yung kapatid niya, which is si mama. Pero ang sabi ng nanay ko, wala naman siyang nararamdaman. Akala tuloy ni tita, dala lang ng puyat, kaya siya nagkakaganon. Kasama ni tita at mama yung kuya nilang si Tito Adong. Pauwi na sila ng oras na yun. Meron silang iniwasang kalye. Doon to kasi madalas yung may nang hold up. Pero sakali naman na dinaanan po nila, hindi nila inaasahan na may nag-aabang din pala. Merong isang lalaki na sa pilit ng kinuha yung pera na kinita ng beer house. Pero nagulat na lang daw sila tita kasi bigla na lang din may sumulpot na lalaki. Hindi nila makilala kasi bukod sa madilim, nakatakip din daw ng tela yung kalahating mukha. Yung misteryosong lalaki, pinagbabalibag yung mga holdupper. Naging si Tito Adong, hindi makapaniwala sa nakita niya. Parang ginawang papel lang yung mga loko. Pagkatapos nun, nabawi daw nila tita yung pera. Ilang minuto pagkatapos umilis ng misteryosong lalaki, dumating yung mga pulis. Kasama na dun si Lolo. Pulis kasi ang tatay nila. Pinaguli yung mga lalaki. Pero pagdating daw sa presinto, nagtaka sila tita Meryl. Kasi yung mga lalaki, marami raw kalimot sa braso. Hindi naman ganun kalalim, pero kitang kita. Sabi ng mga lalaki, hindi raw tao yung lumaban sa kanila. Direkta nilang sinabi sa mga pulis na aswang ang nakalaban nila. Aswang daw na kaya mag-anyong tao. Siyempre dahil mga masasamang tao sila, hindi raw sila pininiwalaan. Tsaka malaking kwestiyon din yun kasi nasa Kamaynilaan sila. Wala naman sila sa probinsya para magkaroon ng aswang. Naging malaking pala isipan kila tita yung sinabi ng mga holdupper. Nagtutugma din kasi ang sinabi nila sa mga naunang nahuli. Sandaling nawala sa isip ni tita si Galardo. Ayaw sanang bigyan ni tita ng oras yung tungkol sa aswang. Pero madalas kasi siyang nakakaramdam ng hindi tama. Lalo na sa tuwing magsasara sila ng beer house. Minsan, may naririnig sila mga kaluskos. May pagkakataon din na may tunog ng pakpak. Naaalarm na sila tita Meryl noon. Hindi na rin nila napigil ang sabihin kay Lolo. Pakiramdam kasi ni tita, personal na may interes sa kanyang aswang. Hanggang sa bahay kasi nila, nararamdaman niya ang aswang. Akala tuloy lang Lolo, buntis siya, pero hindi naman daw. Nakalipas pang ilang araw, bigla na namang nabuhay si Galardo. Sa pagkakataong yun, hinahanap ni Galardo si tita. Wala namang ideya si tita kung bakit. Kasi hindi naman doon sila gaano close. Hanggang sa dumating na nga yung araw na nakipagkaibigan na sa kanya si Galardo. Nakakalata na nga si mama sa lalaking yun eh. Kasi hindi pa bukas yung beer house, nandun na siya. Siyempre, para makita si tita. Sa madaling sabi sa Paul, naging sili ni Galardo. Pero palihim lang. Kasi ayaw ipaalam na tita Meryl kay Lolo. Dahil ang panahon na yun, hindi pa siya tapos sa pag-aaral. Naging matamis ang pagmamahalan nilang dalawa. Kahit silang dalawa lang yung nakakaalam, masaya na raw si tita doon. Kahit hindi pa naman niya gaano kilala si Galardo. Kahit nga tirahan ng lalaking yun, hindi niya rin alam. Sa loob ng isang buwan ng patagong relasyon, marami na kaagad napansin si tita sa kanya. Sa tuwing aayaay ni tita na magsimba sila, hindi sumasama si Galardo. Hindi rin masyado nakikihalubilo si Galardo sa mga tao, lalong-lalo na sa mga reliyoso. Masyado rin mapili sa pagkain, puro karne lang yung gusto. Nakakatuwa pang araw, si Galardo raw kasi ang gusto sa karne yung hindi masyadong luto. Nung birthday nga rin ni Tita Meryl, hindi niya makakalimutan yun.
May usapan to sila magkikita sa bagong bayan. Pero alang-aning oras na, wala pa rin sa tagpuan si Galardo. Uuwi na sana si tita, pero may humarang sa kanyang lalaki. Mukha romanyakis, ano alak pa, tumakbo si tita hanggang sa makarating sila sa dilim. Nagtaka na lang daw si Tita Meryl kasi bigla raw nawala yung lalaki. Ang narinig na lang daw niya, may parang humabrot doon. Sa takot ni tita, dali-dali siyang umuwi at dahil maaga pa naman, dumiretso daw siya sa beer house. Isang oras makalipas, biglang dumating si Galardo. Nakasuot ng pormal, pero magulo ang kwelyo. Pero ang pinakanapansin ni tita, yung hinlalaking dugo ni Galardo, may bakas ng dugo. Hindi na lang pinansin ni tita yon, pero sa isip-isip niya, dumagdag pa yun para maghinala. Wala raw maayos sa pag-uusap yung naganap nun. Pinaalis agad ni tita si Galardo. Pag-uwi na tita Meryl, hindi siya makatulog. Hindi dahil sa kakaisip, kung hindi dahil sa taas daw, may nakaluskus na naman. Kinuha kagad ni tita yung itak sa salamin na unan. Nakikita niya kasing gumagalo yung bintana. Dahang-dahang lumapit si tita. Nang makita niyang may lumitaw na kamay doon, tinaga niya agad yung itak. Nahagip daw ni tita sa kamay. Tapos umalis din kaagad. Hindi niya na sinabi sa tatay niya kasi alam naman niyang hindi maniniwala. Kinabukasan, meron ulit balitang pumutok sa Blooming Treat. May natagpuan daw na tatlong bangkay. At yung tatlong yun, makilalang basag ulo sa lugar nila. Nakakilapot daw yung nangyari sa mga yun kasi pinagutan daw ng ulo. Tapos, winakwak yung tiyan. Ang tinuturong gumawa nun, walang iba kundi aswang. Hindi na lang si tita ang nagsasabi. Ganun na rin kasi yung hinala ng mga taga Blooming Treat. Pero wala namang mapatunayan. Ang lumalabas sa investigasyon ng mga pulis, sinasalvage lang yung mga biktima. Kinikilabutan na sila tita sa mga nangyayari nun. Lalo na kapag iniisip ni tita na baka nga aswang niya gumagawa. Hindi malabo mangyari din sa kanya yun kasi personal na siyang dinatalo ng aswang. Makalipas ang ilang araw, nagpakita daw ulit sa Galardo sa beer house. Wala na raw sanang balak si tita na kausapin yun. Pero minapansin si tita sa kanya. Bagay na mas lalo nagpagulo nang isipan niya. Prangkang tinanong ni tita si Galardo tungkol sa katauhan niya. Pero hindi siya makasagot hanggang sa naglakas ng loob si tita. Sinabi niya na may nataga siyang aswang. Wala na raw paligoy-ligoy. Harap-harapan. Tinanong daw ni tita kung siya ba raw yung aswang. Gulat na gulat si Galardo. Tinakpan niya pa nga rin yung bibig ni tita eh. Pero dahil nakaramdam ng takot si tita, lumayo siya kaagad. Pilit pinaamin ni tita si Galardo. At sa huli, wala na siyang lusot. Inamin niya na siya nga rin yung aswang. Halos makapaupuro si tita sa panlulumo. Hindi niya inakala na nagmahal siya ng aswang. Pilit tinataboy ni tita si Galardo. Kasi naalala niya lahat ng pig naman ng aswang. Ang alam niya kasi, si Galardo yung may gawa nun. Pero, itinanggi ni Galardo na siya yung pumatay sa huling biktima. Hindi raw siya. Pero hindi rin niya masabi kung sino. Wala lang pinakinggang paliwanag si tita. Sarado ng isip niya dahil sa takot. Kaya si Galardo, napilitan ng umalis. Nagbanta na kasi si tita na tatawagin niya si Lolo. Sa takot ni Tita Meryl, naglagay siya ng maraming bawang sa kwarto niya. Nang sa ganun, hindi na makalapit si Galardo. Ilang araw na hindi niya nakita yung lalaking minahal niya. Lumabas na rin yung resulta ng investigasyon ng mga sinalvage. Sabi ng lolo, totoong mga sindikato ang pumatay sa mga lalaki. Pinatay raw sila para manahimik at walang ikanta. Sa puntong yun, para nagsisiraw si tita. Kahit aswang daw si Galardo, ginusto niya pa rin makita. Ang kaso, huli na ang lahat kasi nakatanggap ng balita si Tita Meryl. Ngayong aswang daw na sinasabi,
ay patay na. At ang nakapatay daw, yung mga pulis. Pulis na hawak mismo ng lolo. Kinabahan si Tita Mary noon. Kasi inisip niyang baka si Galardo yun. Ginustong makita ni Tita yung bangkay ng aswang. Pero sinunog na ng mga pulis. Kaya hindi niya natukoy kung si Galardo nga yun. Sa mga nagdaang araw, paulit-ulit dinadasal ni Tita na sana ibang aswang ang napatay ng mga pulis. Na sana hindi lang si Galardo ang aswang sa Blooming Treat. Pero dumaan na ang isang buwan. Wala nang pakita at paramdam si Galardo. Kaya dahil doon, nawala na po ng pag-asa si Tita. Unti-unti niya nang tinanggap. Napatay na si Galardo, ang aswang na minahal niya. Si Lolo nga nun, gusto nang makilala yung nobe ni Tita. Sinabanggit pala ni Mama na meron na kinakatagpo si Tita. Pero si Tita nun, niiyak na lang. Kasi paano nga naman niya ipapakilala yung taong minahal niya kung yung pumatay sa taong mahal niya ay yung tatay din niya. Nananatiling lihim yung tungkol kay Galardo. Yun na lang yung sinukli niya. Laking pagsisisi ni Tita sa nangyari na kahit aswang si Galardo, huli na niyang nalaman na mabuti pala yun sa mga tao. Kasi nga, siya pa ang tumutugis sa mga masasama. Sa mga nangyari nun, nang ibang bansa na lang si Tita. At hanggang ngayon, hindi namin alam kung nasaan siya. Hindi na siya nakabalik ng Pinas. Pero noong 2001, may natanggap na sulat sila Mama. Nakalagi sa sulat. Hanggang sa mga puntong yun, hahanapin niya raw si Galardo. Sana'y may natutunan kayo. Huwag tayo masyadong palahusga. Huwag kang babase sa panlabas sa kaanyuan ng isang tao. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. At muli, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Aaron. May 5, 2005. Selebrasyon ng kasal ng kuya ko. Napag-usapan nila Papa na mag-outing kami. Total summer na rin naman noon. Ang grande sana ang outing na yon. Kasama rin kasi ang pamilya ng asawa ni kuya. Maraming baon, maraming tala na alak. Talagang pinagandaan. May kaya sa buhay ang napangasawa ng kuya ko. Kaya sila may dalang sariling sasakyan. Habang kami naman, nag-arkila lang kami ng kuya ko ng isang jeep. Mahaba ang jeep. Kasya naman kaming lahat. Ang napagkasunduan, sa Quezon Province kami mag-outing. Hindi ko na matandaan kung saan beach eh. Pero basta doon, iisang tao lang ang nakakaalam papunta doon. Yung tito ng asawa ni kuya, si Kuya Mitoy. Kaya siya ang nag-guide sa amin. Sa katunayan, hindi naman kami kalayuan sa Quezon. Mga 3 oras lang yung biyahe namin. Na makapasok na kami ng Quezon, meron kaming dinaanan na kalye. Sabi ni Kuya Mitoy sa amin, doon daw ang pinakamalapit na daan papuntang beach. Sumunod naman si Papa, na driver namin. Mga bantang alas 5 na noon. Medyo mahaba-haba na rin yung biyahe namin. Yung kalye na dinaanan namin, wala kang makikitang bahay o tao sa gilid. Puro puno lang. Yung mga damo, medyo gumagapang na rin sa gitna ng kalsada. Kalmado at tahimik lang kaming lahat. Kampante at may tiwala naman kami kay Kuya Mitoy. Driver kasi talaga siya eh. Kaya alam namin na maalam siya sa mga pasikot-sikot. Kaso nung mag-aalas 6 na, nagtataka na kami. Hindi namin alam kung tama ba yung tinadaanan namin. Habang tumatagal kasi, pagubat na ng pagubat yung nadadaanan namin. Basta ang pagkakaalala ko sa sinabi ni Kuya Mitoy, parang nasa part na kami ng San Andres, Ulukban ata. Hindi ko nagaanong maalala, pero nagpatuloy pa rin kaming sumunod sa kanila. Hanggang sila Kuya Mitoy, bigla na lang huminto sa harapan. Meron kasing nakabagsak na puno sa gitna. Talagang wala kaming madadaanan. Masyadong malaki ang puno, hindi namin maaalis yun. Dismayado sila Papa dahil doon.
Ang layo na rin kasi talaga ng binahe namin sa kalye na yun eh. Babalik na lang sana kami. Pero bigla kaming nakarinig ng babaeng sumisigaw. Nagkatinginan kami dahil doon. Base kasi sa sigaw, parang nangihingi ng tulong yung babae. Parang may humahapol sa kanya. Pinapasok nila Papa yung mga kasama namin yung babae. Kaming mga lima lang yung nasa labas. Ako, si Papa, yung kuya rap-rap ko, si Kuya Mitoy, at yung bina ng kuya ko na si Tito Alfredo. Dati kasing sundalo si Papa at Tito Alfredo. Kaya syempre, hindi nila kayang tiisin na walang gawin. Lalo pa, at parang kami ang nagsilbing witness. Sakaling may mangyaring masama doon sa babaeng sumigaw. Inutusan ako ni Papa na kumuha ng kutsilo doon sa jeep. Meron kaming dala bawat isa. Nag-aalala yung iba naming kasama. Pero wala kaming magawa ni Kuya. Sumunod na lang kami kina Papa. Na kung tutuusin, wala na dapat kaming pakialam doon. Pumasok kami doon sa halamanan kahit magdidilim na. May dala naman kaming flashlight noon. Kaya kahit pa paano, nakikita namin yung dinadaanan namin. Nakakailang metro pa lang kami. Narinig ulit namin ang babae. Sumisigaw siya ng tulong. Pero dahil doon, mas lalo naging interesado sila Papa. Kahit na nag-aaya na kaming bumalik, nag-focus sila doon sa babae. Sa kakahanap namin sa boses, hindi na namin namalayan na napalayo na kami. Hindi na namin natanaw yung sasakyan. Pero meron naman na iwan na ibang mga lalaki doon. Mga ilang metro pa, meron na kaming natanaw na bahay. Sa malayo, iisipin mong nalumalang na bahay yun. Maliwanag, maayos yung bahay kahit nasa malayo tignan. Maayos din yung mga gamit sa bakuran. Pero wala kami nakitang tao. Noong oras na yun, hindi na namin naririnig yung babae. Sila Papa, nag-decide na lumapit doon sa bahay. Nagpaksakali kaming may tao doon. Dahan-dahan kaming lumapit. Nagmasid-masid kami sa lugar. Sa ganung lugar kasi, sabi nila, dapat mas maingat ka. Noong mga oras na yun, ang nasa isip nila, baka raw may rebelde sa paligid. Nang nasa bakura na kami, unang pumasok si Tito Alfredo. Kahit may edad na, halatang magaling talagang sundalo. Pagsilip niya sa bintana, tinawag niya kami. Sumenya siya na walang tao sa loob. Umikot kami sa likuran ng bahay. Nakakita kami ng isang pinto. Nakabukas lang yun, pero hindi kaagad kami pumasok. Trespassing daw kasi yun, sabi nila Papa. Sa may lupa, sa tapat ng mismong pinto, may nakita kaming tsinelas ng babae. Pagdampot ni Papa, nagkatinginan sila Tito Alfredo. Yung tsinelas kasi, mayroong sariwang dugo. Mapapaisip ka talaga na may nangyaring hindi maganda bago kami dumating doon. Ilang sandali lang, may mga narinig kami paparating. Nakahanap ka agad kami ng matataguan. May mga tambak sinangsako ng buhangin doon. Nagpunta kami sa likuran. Buti na lang, madilim din doon. May apat na lalaking dumating. May mga dala silang palakol. Kinabahan ako noon. Pero sila Papa, kalmado lang. Si Kuya Rap nga, nagsisisi ng sumama siya. Katatapos ang kasi ng kasal niya. Tapos nasa alanganin kaagad kami. Nang medyo nakalapit na yung apat na lalaki, muntik na akong makapag-ingay dahil sa gulat. Hindi kasi normal yung mga itsura nila. Kulubot na magulo yung mukha. Baku-baku din yung ipin nila. Nalalagas pa yung mga buhok nila. Mabuti nga at natakpan ni Papa yung bibig ko. Pumasok na yung mga lalaki sa loob ng bahay. Naghintay kami dun kung kailan sila ilalabas. Nasa 20 minutos na yata kami. Wala pa rin sila. Ilang beses kong kinulit sila Papa. Bumalik niya kako kami ng sasakyan. Pero ayaw nila. Ang titigas ng ulo ng mga matanda. Nag-decide na naman sila Papa na sumilip sa bahay. Nagtaka kami kasi wala namang tao doon sa bahay. Ang weirdo nga eh, kasi nakita namin may pumasok na apat doon. Kaya pumasok na rin kami sa loob. Pagtingin namin sa loob, wala talagang tao. Miski sa banyo wala rin. Pero si Kuya Mitoy,
May napansin sa gilid ng upuan. Meron kasing pasquare na butas doon. Natakpan lang ng carpet. Pagtanggal namin ang carpet, nalaman naming may daan pala pa ibaba. Para siyang basement. Dahil sa kakulitan ni Papa at Tito Alfredo, dumating kami sa punto na bumaba kami doon. Sunod-sunuran lang kami sa kanilang dalawa. Ayaw kasi naming matawag ni Duwag. Lalo na si Kuya na nagpapalakas sa binan niya. Nang makababa na kami sa basement, medyo maliwanag naman. Hindi na rin namin kailangan yung muko kasi mataas naman yung kisame. Maya-maya, may nahagip na agad kami ng tingin. May tumakbo papunta sa gilid. Tapos, mabilis na kapagtago sa madilim na parte. Agad lumapit sila Papa. Pero, biglang may lumantag sa kanila. Napailalam sila Papa at Tito Alfredo. Pagtingin namin ng malapitan, doon ko na nasabi na mga kanibal sila. Wala kaming sinayang na pagkakataon. Sinalta ka agad namin yung nasa ibabaw nila Papa. Pero sa kami at sa balikat ang namin sila tinamaan. Nilubayan nila sila Papa at Tito. Tumakbo sila kaya hinabol namin. Hanggang sa nakarating na kami sa isang parang kwarto. Pagpasok namin, napatakip ka agad kami ng ilong. Sobrang baho ng sumalubong sa amin na amoy. Nagulat na lang din kami kasi maraming nakabiting tao doon sa may bakal. Para kaming nasa tindahan ng baboy. Ang pagkakaiba lang, tao yung mga nandun. May mga chap-chap din ang katawan ng tao na nasa lamesa. Iisa lang kami nang nasa isip noon. Kumakain talaga sila ng tao. Humawak na mga pantaga yung dalawa. Tapos may dumating din na dalawang kasama nila. Pareho silang mga pangit. Hindi kami makalapit sa kanila. Di hamak na mas malaki yung hawak nila kaysa sa amin. Pero yung isa, bigla nagsalita. Yung isa na medyo mataba. Pinapaalis sila kami. Huwag daw kami makailam. At hindi nila kami sasaktan. Hindi ro sila masama. Taliwas naman sa mga nakita namin na parang ginawa nilang papo yung mga tao. Sabi pa na mataba, kung ano ang nakikita namin, pagkain daw yun ang mga mas nakakataas sa kanila. Napag-utusan lang daw sila. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Kasi papatin daw sila kapag kumontra sila. Noong una, hindi naniniwala si Papa at Tito Alfredo. Pero nang may marinig kaming paparating, sumenyas yung isang pangit sa amin. Sinabihan niya kami magtago. May binuksan siyang malapad na cabinet. May mga nakasabit pa nga doon ang katawan ng tao. Pinilit niya kaming pumasok doon. Wala naman kaming nagawa kundi sumunod. Halos masuka-suka kami. Pero sinubukan namin hindi makapag-ingay. Ilang sandali lang, naramdaman namin merong pumasok. Marami sila. Base sa kwento ni Papa na nakasilip sa butas, mga pangit din daw yung dumating. Mga kanibal din siguro. Ang pagkakaiba nga lang, para mga boss sila. Yung apat kasing kanibal na kausap namin, pinagsasapak at pinagtatadyakan lang. Inutusan pa sila magluto. Bago nga umalis yung ibang kanibal, nang bugbog pa. Nang makalabas na kami, nakita namin sila sa sahig. Halos tuguan na yung mukha. Sabi ng matanda, umalis na raw kami. Kasi kapag nakita daw kami ng mga boss sila, kami rin yung susunod na gagawing hapunan. Inasis naman kami ng dalawa. Kahit natatakot pa rin kami, sinubukan na lang namin magtiwala. Tinulungan nila kami makaalis. Doon namin napatunayan na hindi pala talaga sila masasama. Mga biktima lang din. Habang papatakas kami, hindi namin inakalang nasa labas pala yung ibang kanibal. Pag-akit namin sa bahay, napayuko ka agad kami. Doon kami sa may isang pinto, papunta sa may gilid. Naka-assist pa rin yung dalawa sa amin. Nang tatawid na sana kami pakabila, doon na kami nakita. Sumigaw agad yung mga kanibal na habulin kami. Pero yung dalawang kanibal na nag-assist sa amin, sinabihan kami tumakbo na lang. Tapos, nagpaiwan sila. Sila yung mga sumalubong sa mga humabol sa amin. Nakita pa nga namin na pareho silang tinaga.
pinigataw sila ng palakol. Grabe yung kilabot at takot ko noon. Nagtayuan yung mga balibo ko. Pero sa kabilang banda, naawa kami dun sa dalawa. Dahil kasi sa amin at sa pangingilam namin, napahamak sila. Mabuti na lang noon, wala silang mga dalang barel o kahit ang mga pana. Sanisagupat sila Papa at Tito Alfredo. Pero kung ang tatlo nila kuya, hindi. Kaya yun ang naging dahilan para bumakil kami. Dahil kay kuya, hindi ka na kaming maabutan. Pinulikit kasi yung paan eh. Wala taloy kaming choice kundi ipasensya. Kahit hirap na hirap kami, hindi kami huminto sa pagtakbo. Kasi alam namin kapag naabutan nila kami, papatay nila kami. Sa kakatakbo namin, natanong na namin yung sasakyan namin. Laking pasalamat namin kasi hindi nila kami iniwan. Karipas takbo kami, sabay pasok agad sa loob. Yung sasakyan nga nila Tito Alfredo, nampas pa ng isang kanibal. Mabuti na lang, nakapagmaniobra at napaharurot ka agad namin. Takang-taka at gulat na gulat sila Mama. Pero sa pag-uwi na lang namin kunento ang lahat, hindi sila makapaniwala. Kasi akala nila, mga rebelde yung umahapol sa amin. Hindi nila ma-imagine na may ganong nilalang sa mga kabuntukang yun. Dahil doon sa nangyari, pinagalitan sila Papa at Tito Alfredo ng mga asawa nila. Lalo pa at nalaman nila Mama na munti ka na kaming mamatay. Hindi natuloy ang outing namin. Lahat kasi natakot na magpunta sa liblib na daan. Gusto sanang gawa ng paraan nila Papa para matugis yung mga yun. Kaso, galit na sa kanila sila Mama at Tita. Isa pa, matagal na rin kasi silang wala sa serbisyo. At yung ganong kaso, magmumukha lang silang katawa-tawa. Hinayaan na lang namin na mabulok sa alaala namin yun. Magmula nun, bago kami mag-outing, sinisiguro na namin yung daan. Dahil baka sa susunod na mangyari yun, lahat kami maging lechong tao. Hindi ko sigurado kung papaano kukumbinsin yung mga tao para maniwala. Basta ito lang masasabi ko. Mag-iingat kayo palagi sa kabundukan, pati na rin sa mga liblib na daan. Hindi kasi natin alam kung ano pa ang mga nag-i-exist maliban sa atin. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.